The Bluetooth device is ready to tell. Hello, good morning everyone. Happy Sunday po sa lahat. Bakit parang dumidilim-dilim yung ating parang kumukutikutitap. Hello, mic test. It was a bit loud, but it's over now. Hello, my test. But ayaw. Hello, my test. My test. Hello, hello, hello. It must be love, but it's over now. Hello, my test. Happy Sunday, everyone. Ayan, okay na, okay na. Hello, magandang umaga po. Medyo nasa climax ang topic. No skip ads. Ayan, diba? Success na naman tayo. Pumatol na naman sila. Oh my God. Akala ko ba walang ribatan? Hindi kayo makatiis, ano? Ha? Hindi kayo makatiis. Alam ko na kung paano kayo mapuprovoke. Ha? Alam ko na kung paano kayo tawag dito. Hindi makahindi. Ha? Wait lang guys. Kalma lang kayo dyan. Kalma. Masabing love, but it's over now. Hindi lang nakonect sa phone ko ang actually nakakonect to eh. Hindi ko lang alam. Wait lang. Maingay ba guys? Kasi ano, may cooler sa likod ko. Maingay. Parang madilim din yung camera ko. Okay mga taga-team abot yung may bugtaw na ka mo magmamahati di sa ako, no? Pamahati ka mo di sa ako, no? It's over now.
Ayan, Mami Lance, mega mega love shout out. Good morning, happy Sunday. Miss Ira 031, good morning Idol Tamsakdan. Thank you so much. Kape-kape na kayo, tapos na ako magkape. Ayan, good morning, Ma'am Lance Ilongga, sabi ni Ira. Ayan, and pasok-pasok na kayo ito. Ito na naman ang masaya, di ba? Nga bakbak sa live natin, Idol Pinakatapa, walang may ginatakutan. Para sa katotohanan. Ayan, thank you so much. And mega love shoutout, Ma'am Ira 031, good morning, happy Sunday from Mami Lance. And Josephine, Mamita Josephine Golias, good morning, shoutout sa lahat dyan. Bas Vlog, good morning to all. Ayan, and Dan shared now to Skipping Ads. Ma'am Jaime R, thank you so much. Good morning. Magandang umaga po, Kapitana. Thumbs up, Dan. Ma'am Morality Guzman, good morning and happy Sunday. Ayan, good morning, Ma'am Lance and Jaime R from Ma'am Morality Guzman. And mega love shout out, Morality Guzman. Talaga ang Lola Patola, hindi magpatalo sa mga discarte bulok. Gina G, ayan, sabi ni Mami Lance. And mega love shout out everyone from Ma'am Jaime R. Ibig sabihin, ibigay mo na lahat, Lola, hanggang dyan ka masaya, diba? Kuna umaga, Sis Kapitana, mega love shout out sa lahat ng nandito. Sis Rowena Sanchez, good morning. Ayan, and Tamsakdan, ha, Lola, ang aga mag-post sabog na sabog. Diba? Ikaw yung sabog, affected ka eh, diba? Oh. Kagawa-gawa kayo ng script nyo, tapos kayo nun din naman pala affected. Oh my God! Sabi ko nga sa inyo kagabi, nilalaro ko lang kayo. Di ba? Gandang umaga, friend Lance from Sis Rowena Sanchez. Magandang umaga, Miss Rowena Sanchez from Rarely Guzman. Ayan, and Sis Erlinda Romualdo. Banat, banat! Ayan, thumbs up dan, Ma'am Franiap. Thank you so much. And thumbs up dan, good morning, Kapitana from Mga Ridol Baloloy. Ayan, and good morning gang, happy Sunday from Marites de Moral. And Mars Rhea, good morning. Mars Rhea, ako muna ha, kasi day off ko ngayon. Pagbigyan mo na ako. Ayan, make a love shout out Timpirador from Sis Rowena Sanchez. Kahit medyo nasa climax ang topic, no skip us. Ayan, diba? Make a love shout out from friend Yap, good morning, happy Sunday. Parang di puyat mga tao ha. Oo, walang puyat, ako nga natulog ako siguro mga 3 a.m. na. Pero nagising ako late na. So, nakasleep ako ng mga almost 5 hours diretso, di ba? So, ang sarap sa feeling. And 16, blessed Sunday, Ma'am Nihais. Thank you so much. May go signal na daw po si founder nila para magribatan. O, di go. Masaya to. Oo, magribat kayo. Kasi kung di kayo magribat, wala kayong kikitain dyan. Mga inutil mga vlogger to. Sabi nyo, independent kayo. Tapos under control kayo. Anong klase yun? Yung kabubuhan nyo, overload. Saan ka nakakita na independent pero under control ng isang tao? Di ba? Hindi kayo independent, robot kayo. Mega love shout out, friends, Marites de Moral, mayong aga, mag-ingat palagi dyan. Ha? Yung sabi nila, huwag na tayo mag-rebat kasi marami tayong mako-content dito sa community natin. Marami tayong pwedeng i-content dito sa community natin. Hayaan na natin sila, huwag na tayong mag-rebat, tawanan na lang natin sila. Tapos yung inutil na founder ang unang nag-rebat. Mamosang Reyes, may love shout out. Ayan, magandang gabi po dyan sa inyo, Miss Franya from Rally Guzman. And good morning, Ma'am Dory Reyes. Ayan, Hero Rally D. Guzman from Ma'am Franya. And Osang Reyes, good morning. And Ma'am Franya, good morning from Sis Rowena Sanchez. Ayan, Ma'am Jenny Basco, good morning. Hello everyone from Sexy Gandang Amira Erby, good morning. And Ma'am Lynn Diapos, good morning, Ma'am Nihais Tamsakdan. And from Ma'am Nobilin Arcelias, ayan. Lance Ilongga, Ella Mendoza, Rowena Sanchez, Rally Guzman, good morning, good morning. Mag-shoutout ako kasi Sunday ngayon, okay? Good morning po at happy, happy Sunday sa iyo, Sister Kapitana Nihais, sa buong family mo. Make a love shoutout, love you all, ingat at God bless, Ma'am Teresita Dayuha, ang number one na nabudol ni Banang. Good morning. Ma'am Dori Reyes, happy Sunday. Thumbs up dan, Ma'am Teresita Dayuha and Ma'am Ella Mendoza. Teresita Dayuha, kapagpalang. Umaga, make a love shoutout from Sister Juana Sanchez. Walang tulugan, ay mamaga ang ay, basta, ang ay bag, basta, banat-banat agad, sabi ni Mami Lan. Ramon is Isito, hello, hello sa'yo Ramon, good morning, happy Sunday. And morning, Maring Kapitana Nihain, sabi ni Maring Elmski 11, shoutout one by one. And Juana Sanchez, good morning, pamang Franya. Ayan, thank you sa patansak, tamsak Maring Elmski. And mega love shout out to Resita Dayuha, happy Sunday from Mami Lance. Ayan.
Mami Lance, may love shout out, sabi ni Ma Pranyap. And Mami Yoli Moral, good morning! Ayan. So magandang umaga po sa lahat. Ayan, mula po sa MC community, hanggang sa Viradors community, Team Arf Arf, Team Dreamers, Team JSP, Team Fingers, Kapitana ni High Team Fighters Worldwide, sa lahat po akin mga tanod, good morning. Team Kendang Kendang, Team Rylai, Team Solid, BPM, Team Kerubi ni Mama XP Costas, Team Saltik ni Team Kamamay, Team Lovers ni Mahal Kita Ina, Team Himasimas, Team Hearts, ano pa yung ibang team dyan, di ba? Ram Castillo, of course, kay Ram Castillo, good morning, kay Scripted King din do Karaeg, sa lahat po ng mga supporters nyo, sa lahat po din po ng supporters ni Clark Sammartino Worldwide, magandang Sunday po sa ating lahat. So since day off ko ngayon, so magwalwal tayo. Sky is the limit. Sky is the limit. O, kamusta, founder? Ikaw yata yung gigil na gigil at ikaw yata yung affected kasi nagwalwal ka. Hoy, matulog ka muna. Lasing ka pa yata sa puyat. Ah, matulog ka muna bago ka mag-rebat sa akin. And next time, founder, galingan mo kasi magbigay na script dyan sa laruan mong inutil. Ah, shout out sa iyo dyan. Ah, Jessabug. Yan na po yung bagong pangalan niya ngayon. Jessabug, di ba? Mm. New friend joined, ma'am. Thank you so much, Gory Bai. Mega love shout out sa you, Gory Bai. From what country are you from? May bas-bas galing kay Mudra daw. Mag-rebat ang mga Alipores. Oo. Oy, Arlene Acura, takot ako. Sabi mo kanina, intro pa lang yon. Mamayang gabi banatan mo ako. Takot ako, Arlene Acura. Oo, baka lubog ako sa tinakatayuan ko. Takot talaga ako sa iyo. Inutil! Inutil, Arlene Acura. Oh, mula na pumasok ka sa timabot kamay, may pakinabang ka ba, Arlene? Or pampagulo ka lang kasi number one Marites ka. Ah, yung gali mong troublemaker, patalon-talon sa mga GC para mag-chismis. Ah, you're from Nepal. Okay, thank you so much. And love shout out from the people of Nepal. Good morning, Gory Bai. Ayan. Arlene, mula na pumasok ka sa timabot kamay. Anong natulong mo? Anong nagawa mo? Ah, pinagmamalaki mo yung pagka-editress mong bobo. Mali-mali yung spelling mo. Oh, come on, Arlene. Takot ako. Takot ako sa'yo. Oh, ngayon, ah. Founder na inutil, na bobo, tatanga-tanga, oh, balikan lang tayo dito, ganyan lang dapat, di ba? Ribatan lang tayo dito, ah, bigay, ibalik ko sa iyo yung sinasabi mo, ibalik mo sa akin sinasabi ko, ganyan lang tayo dito, ribatan lang, ah, walang iyakan, ah, ah, ngayon, ah, inutil na founder na bobo, ah, bobo na inutil na founder, next time, ah, galingan mo, pagbigay na script dyan sa inutil mong laruan. Ah, alam mo yung sinabi ni Jess na, ano na lang, ah, pantayan nyo or lamangan nyo yung ginagawang pagtulong. Ah, linya ng founder yan. Ah, linya ng founder yan. Tapos ngayon, itinuro mo dyan sa inutil mong palamunin na laruan. Di ba? Yan mo yung sabi mo. Ah, oy, alika, pasok muna tayo doon sa ano, pasok muna tayo doon sa loob ng tech house, tuturuan muna kita mamaya kung anong sasabihin mo, kung ano yung i-speech mo. Sabog! Sabog, founder! Di ba? Inutil. Mm. Kung hindi ka ba naman tatanga-tanga, kung hindi ka ba naman buke, ah, kung hindi ka ba naman inutil at bobo, ayan, oh, di ba? Di ba talaga tayo dito? Alam mo, mainit ang panahon ngayon. Summer ngayon. Nagsuot ka ng damit pang winter. Tapos ala, hindi ka magkaugaga dyan sa kahawak ng mini fan mo kasi nainitan ka. Kung hindi ka ba naman talaga bobo, tatanga-tanga at buke. Ah? Alam mo, summer ngayon at mainit dyan sa lugar sa Galanto. Magsuot ka ng pang winter na damit. Ah? Tapos hindi ka makaugaga sa kahawak ng mini fan mo. Di bobo ka. Bobo ka, tatanga-tanga ka. Ah, oh, nung nakaraang gabi, ah, parang kang bonjing doon sa attire mo, doon sa budget na ikaw yung organizer. Parang kang bonjing, ah, buki ka talaga. Tapos, ah, nung kagabi naman, diyan sa anniversary ninyo, alam mong mainit ang panahon ngayon, summer, marami na nagka-heat stroke,
Dahil sa sobrang init, magsusuot ka ng damit pang winter. Eh di bobo ka talaga. Ano yan, fashion? Ah, kung mag-fashion ka, iparis mo, ibagay mo sa panahon. Hindi yung init-init, magsuot ka ng pang-winter na damit dyan. Ah, sabi ko nga sa'yo, kumot na yung kulang para matulog ka na lang. Tapos hindi ka makaugaga ng hawak ng mini fan mo. Eh di buki ka. Ah, buki ka! Ay, hindi pa ako makatapos panoorin. May kalang shoutout. Sige mo. Ayan, Tita Agnes. Ayan, good morning sa'yo. Ayan, hello ni. Dito muna ako. Mamaya ko na yung LS mo. Hindi ko pa matapos panoorin. Huwag mo na panoorin, Tita Agnes. Ano lang naman yung kagabi? Pinaglaruan ko lang naman yung laruan na dyan sa Team Abot Kamay. Tapos gigil na gigil. Ay, ray, compare sa ating dalawa, mas mukhang pitbull ka. Ah, sa ating dalawa, mas mukhang pitbull ka. Tinawag ko po nieta several times ni pitbull. Oh. Affected kayo masyado, grabe tuwang tuwa talaga ako kasi... Sabi ko, itodo ko na to. Kasi bukas magre-rebat yung mga yan. Yung sabihin ng founder nila, ay, huwag na tayo mag-rebat. Ay, ano natin sila. Happy-happy na lang tayo dito. Kasi dito sa community natin, marami tayong pwedeng i-content dito. Anyari? Anyari? Ah, kaya nga sabi ko sa'yo, founder eh. Diba? Ah, hindi ka makahindi sa akin. Ah, hindi ka makahindi sa akin. Magre-rebat at magre-rebat ka. Alam mo, founder, yung mga pagmumura mo, yung mga walang kahiyaan mo, immune na ako dyan, kaya hindi ako magtataka. Ah, doon ako nagtaka doon sa bagong laruan mo. Ah, di ba? Welcome space! Ah, welcome space! Pero kung hindi ka ba naman bobo, tatanga-tanga na founder, turuan mo ba naman na yun yung sasabihin ng laruan mo? Welcome speech yun! Ah, bagay, di ba? Kung anong puno, yun ang bunga. Ah, feather, birds with the same feathers, flock together. Tama, hindi nga talaga nila kayang paangatin ang community nila na content lang nila sarili nila. Wala, di ba? Wala. Wala kayo diyang mga isang salita, wala kayong paninindigan, wala kayong mga credibilidad. Wala kayong mga dignidad na klase ng mga tao sa Team Abot Kamay. And founder, for your information, sabihin mo wala akong karapatan na magsalita kung ano yung mga maling sistema nyo dyan. Meron akong karapatan. Ah, baka nakalimutan mo. Ah, baka nakalimutan mo. Ah, isa kayong public charity organization and registered kayo sa Security and Exchange Commission. Bilang isang concerned citizen, lahat kami may karapatan na i-express, na ilabas kung ano yung mga opinion namin based sa kung ano yung nakikita namin na mga katarantaduhang ginagawa nyo dyan sa loob ng Team Abot Kamay. Kaya mo sabihin na wala akong karapatan, sino ka? Sino ka magsabi na wala akong karapatan? Sabi ko nga sa inyo, kung ayaw ninyong mabigyan kayo dyan ng mga komento, kung ayaw ninyong... binabantayan kayo dyan sa mga maling sistema nyo, isako nyo yung community nyo, itapon nyo sa kabilang planeta. O, Juby Garingal, good morning, gusto mo makita ulit yung ano, pakita natin ka Juby. O, Juby, di po, gaya lula mo, ha? Juby, lula mo, pakainin mo muna, gutom na, o, Juby. Ah, Diyos ko! Ay, Juby, Karingal, day off ko subong, pero may sahod ako, binabayaran yung day off ko ngayon. Ah, kaya ginagamit ko talaga ito sa mga ngandang oras. Ay, Juby, hotel ka, day off ko ngayon, pero may sahod ako, ha? Ini-enjoy ko yung day off ko ngayon sa kakaribat sa inyo. Ba't yung what ka? Ano, lama, Juby, baka inin mo muna, gutom na, o, di punga. Ah, Juby, yung light mo yung ipin ko, tingnan mo ito, oh. Oh. Ah, Juby, tingnan mo yung mga kasamahan mo, tingnan mo yung ipin nila, oh. Ah, Juby, bago ka man light, tingnan mo yung mga ipin nila, oh.
Ano po, gano'n mga ngipin niya, no? Ano, be? Ay, mga ngipin niyo, oh, tingnan mo muna. Ah, pinapahiya mo yung community mo dito, ha? Wait lang. Ay! Ay, Yume! Ah, may mga matatanda kasi na hindi talaga dapat igalang. Isa na yung founder niya, hindi talaga kagalang-galang yan. Bakit ikaw? Eh, di galangin mo kung gusto mo. Hindi naman kita pinagbabawalan na galangin mo yung lola mo. Ah, wala kang galang. Ikaw yung walang galang. Pumasok ka dito sa bahay ko, tapos manlait ka. O ngayon, ah, binalik ko sa'yo. Kaya mo? Ah, kaya mo? Tingnan mo yung mga kasamahan mo, ang gaganda ng mga ngipin, oh, ay di puga, oh, isa, dalawa, oh, ayan yung mga ngipin ng mga kasamahan mo, kaya bago ka manlait, ay, alam mo, Jubi Karingal, wala kang galang sa mga matatanda, tingnan mo yung mga kasamahan mo, pinapahiya mo dito, ay, lumabas ka dito, pumasok ka lang dito sa bahay ko para ipahiya yung mga kasamahan mo, kundi ka ba naman boba, bobita, tatanga-tanga, at inutil, Wawa naman to si Jubi. Oy, bored ka sa buhay mo, Jubi. Kami dito, nag-i-enjoy kami, Jubi. Oy, ikaw, bored ka sa buhay mo. Ah, magtanim ka na lang kamuti. Ay, tumutuwa. Wait, basahin natin. Huwag mo i-hi si Jubi, ha, paglaruan natin. Wait lang. Wait lang. Basahin natin no, sa unang comment ni Jubi, ha. Wait lang, saan na yun si Jubi, ha? Huwag nyo i-hide si Jubi, ha? Lahat naman talaga sila dyan, nadiktahan ng founder. Totoo man yan. Oy, Diyasabog. Halika, pasok muna tayo sa loob. Ituruan muna kita kung ano yung speech mo. Oh my God, Jubi. Oy, Jubi, patingin nga ng ipin mo. Baka mas malala ka pa sa mga kasamahan mo dyan. Oh my God! Wala mga utak ng mga tao dyan kasi mga robot yan. Yan ang sinususian ng founder nila. Totoo man yan. Walang isang salita, ganun siya talaga umpisa hanggang ngayon. Walang pagbabago. Alam ko na yan. Alam ko na yung ugali ng founder nyo. At alam ko na kung ano yung gagawin ko dyan. Kaya sabi ko sa inyo, hindi makatiis yan. Ay, hindi pa siya nakatulog, ng ribat na siya. Oh, di ba? Pumutak ka pa rin. Ay, syempre, channel ko to, Jube. Ah, ikaw, wala kang karapatan na pumutak dito kasi nangangapit bahay ka lang. Eh, di puga, klase Marites niyo. Nangangapit bahay lang, maingay pa. Ay, this is my channel. This is my bahay. And I have all the rights. I have all the rights na magingay dito at magputak. Kasi bahay ko to, Jube. Ang bahay ko to, ikaw. Saan bahay mo? Ano ka magputak? Eh? Sige po, banatan mo po yan, Team Tak. Mga katalangka ang utak ng mga Team Tak. Sabi ni Mam Dresita tayo. Ay, Diyos ko. Ginagamit yung mga danguras ko dito, Jube. At tingnan mo, aside sa nagre-rebat ako sa inyo, kumikita pa ako dito. Ini-enjoy ko pa yung oras ko kasi day off ko ngayon. Ay, Jube, karingal. Araw-araw na yan. Mamaya ako naman. Ayan, pagkatapos ni Kapitana, magsawa ka. Oo. O, shout out kay Jube. Pinapahiya kayo dito ni Jube. Timabot kamay. Pinapahiya kayo dito na nga isang kasamahan yung walang utak na bobo na inutela. Ay, wala kaming community. Ah, ay, maayos ang pamumuhay ko, Jube. Ikaw, paano? Kamusta naman yung pamumuhay mo? Jube. Ay, puti itlog. Jube, puti itlog mo. Kasi talawit ka. Oh, wala kang picture yan sa profile mo. Ay, lagyan mo ng picture yan kung totoo matapang ka. Ay, kawawa naman si Jube. O, Jube, ang sama-sama ng ugali mo, ha? Pasok-pasok ka dito. Tapos ipapahiya mo yung mga kasamahan mo. Ang sama ng ugali mo, Jube. Ay, magbigti ka na kasi ang sama ng ugali mo. Mga kapitbahay ka na. Tapos punta ka dito. Tapos ipahiya mo yung community mo. Ay, nako.
Kakahiya ka, Jube. Ngamit bahay ka lang, pinapahiya mo yung kasamahan mo. Traidor, akala mo tawag yan? Pagtra-traidor. Ha? Pagtra-traidor ang tawag yan kasi ngamit bahay ka tapos pinapahiya mo yung mga kasamahan mo. Hoy, honghang ka rin, Jube. Marami ako natulungan kahit wala akong community, kahit hindi ako sa humanitarian organization. Marami ako natulungan. Ay, kami natulungan ka ba? Baka ikaw ang tinutulungan. Ikaw yung tinutulungan. Oh my God. May bisita na naman tayo. Oo, Ma'am Rally de Guzman. Calling the attention ni Ma'am Rally de Guzman. Ilabas yung pinakamasarap na biskwit na ginawa mo dyan. Ibigay kay Jube. Gutom to. Ano, kapit bahay. Maaga pa siya ng kapit bahay. Gutom to. Walang pagkain sa bahay nila. Jessabog. Jessabog. Yan po yung bagong pangalan niya ngayon. Jessabog. Jube Karingal. Tama ka. Ginagamit namin ng tama kasi. Sinasahuran kami dito bawat live. Oo. Sinasahuran kami ng YouTube dito. At least, nagtatrabaho kami. Nag-enjoy pa kami. O, Jube. Ay. Mag-charity ka, hindi yung ikaw yung sinacharityhan, ikaw yung tinutulungan, ang kapal ng mukha mo. Mag-charity ka, tumulong ka doon sa mga tao na nangangailangan, no? Dahil sa loob ka ng humanitarian organization, mag-charity ka. Hindi yung nangangabit bahay ka, tapos siraan mo yung mga kasamaan mo dito, inutil ka. Ay, nako, Jube. Oo, halikan mo yung puwet ng lola mo, kung mahal na mahal mo yung lola mo, ginagalang mo, hindi yung tinatraidor mo. Jube, kung mahal mo yung lola mo at nirerespeto mo, huwag ka pumasok dito at pahiya kasi pag tra-traidor ang tawag dyan, wala kang respeto sa founder nyo, ha? Nag-behave for the time being for the sake of their second year anniversary celebration. Correct, Ma'am Rania, di ba yan yung sabi ko dati? Diba? For the sake doon sa kanilang second year anniversary, kailangan nila magpakabait or else, diba? Sabog yung kanilang celebration. So for the meantime, bait-baitan sila, diba? Ngayon hindi baka tiis lola nyo. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos yung anniversary. Nag-ribat. O, kaya lola nyo sipain nyo na yan. Pero expected na mag-ribat ASAP whether my blessings from their founder or not. O, diba? Totoo yan. Kasi yan yung community ninyo eh, di ba? Balahuraan. Ngayon, pag binalik sa inyo yung pagkabalahura, galit kayo. At least kami dito, aside sa rebatter kami, reactor kami, wala kaming charity organization na pinapangalagaan dito. Mga bobo, mga tanga-tanga, mga inutil. We are not from a charity organization at wala kaming charity na pinapangalagaan dito. Rebatter kami dito. Mga bobo at tanga-tanga, di ba? Sabi ko nga sa inyo, konting provoke lang yan sa founder nyo. Wawalwal yan. Konting provoke lang, wawalwal yan. Nagkamali ba ako? Jubi Karingal, sorry ka. Kumikita kami. Ikaw ba? Kumikita ka? Kasuporta dyan? Oo. Literal ka lang, Marites. Marites ka! Wala kang pagmamahal sa community mo. Kasi mga kapitbahay ka na nga lang. Sisiraan mo pa yung community mo. Pagtra-traidor ang tawag dyan, Jubi. Pagtra-traidor ang tawag dyan. Sabagay, di ba? Traidor yung founder nyo. Traidor din yung mga kasinakukupan niya, di ba? Kagaya ni Jubi. Hindi mga tiis pasok dito para lang siraan yung community na. Pagtra-traidor ang tawag dyan. Alam, mga aswang batim nila. Blessed Sunday, Langga. Ayan, Mami Marisa Kiyotin. Good morning and happy Sunday. Mas mararanasan mo ang walang kwentang utak, Jubi Karingal, bobo at inutil na kagaya ni Banang, sabi ni Ma'am Ebsky, ni Maring Ebsky 11. May kailam shoutout, Mars, bless Sunday sa'yo, sabi ni Mami Marisa Kiyautin. Mas maranasan mo, di ba, ang walang kwentang utak. Ayan. Iyak na si Snow. Huwag kang umiyak, Snow. Kalma, kalma. Jubi Karingal, ginagalang kami ng mga tao sa paligid namin, lalo na ang pamilya namin. Yung founder mo, galit mga taong nasa paligid niya. Oo, galit talaga. Mantakin mo, manghihiram ka ng tituro ng lupa, tapos isang la mo na hindi naman sa iyo. Di ba? Ayan. Oo, Jubi.
Ingat na ingat talaga to. Hindi kagaya ng mga kasamahan nyo dyan. Ah, puro mga damage yung ngipin. Damage na nga yung ngipin. Damage pa yung utak. Ah, lalo na yung founder nyo. Yung founder mo at yung anak niya. Oh, sabihan mo niya sa founder at sa anak niya. Ingatan nila yung ngipin nila kasi isa, dalawa nila yung natitira. Ay, bakit kayo may respeto sa matanda? Wala kayong tigil sa kabalahura? Juby ka rin, ah, sabi ni Mami lang. Diba? O, pasok-pasok ka dito, Juby. Ginagawa ka lang dito ang katatawanan. Diba? O, Mars Rhea! O, Juby, ikaw ngayon, hindi ka lang kabit eh. Ha? Triple! Triple yung kasama mo dyan. O, magmantakin mo yan. Ha? Tatlo-tatlo sinasabay-sabay mo. Ha? At least, Mars Rhea, isa lang yan. Isa lang. Ikaw tatlo kaya sinabay-sabay mo. Hindi kabit ang tawag doon. Anong tawag doon? Ha? Boba ka talaga, Juby Karingal. Magbigti ka kaysa kampihan mo ang mga bobo, sabi ni Maring Emski. Juby Karingal, ikaw ang nagsasayang ng oras mo. Correct, di ba? Oy, gumawa ka ng mahalagang mga importanteng bagay ngayong araw, Juby. Huwag kang pumasok dito para lang siraan yung ano, yung mga kasamahan mo. Inutil ka, traidor ka talaga, ha? Kabit ka ba, Juby? Oo, hindi lang siya kabit. Tatlo talaga sinabay-sabay niya. Diba, tatlo talaga sinabay-sabay niya. Sabi ng kapitbahay niya. Alam mo ba si Juby? Tatlo yan, sabay-sabay niya. Ay, dibuga. Ingit ka, Juby, magpakabit ka din. Oo, sabi ng kapitbahay niya. Alam mo ba, umnihay niya si Juby? Tatlo talaga yan, pinagsasabay-sabay niya. Ay, Diyos ko. Kapit ka sa katangahan at kabubuhan, di ba? Juby Karingal, ikaw ang inggit. Naging kabit, di ba? Kumabit ka sa asawa ng kumari mo. Oo, tatlo talaga. Sinabay niya. Ayos na, ayos ang pamumuhay namin, Juby. Diyos ko, kaya nga, Juby, nag-enjoy na kami dito sa YouTube kasi ayos na, ayos ang buhay namin. Ay, naku, ikaw ba nakatulong ka ba sa katotohanan, Juby? Ay, Juby, honghang, ha? Honghang na inutil, di ba? Ay, matagal na akong tumutulong, ha? 2005 pa lang, at 2002 pa lang, ha? Tumutulong na ako sa mga tao na nangangailangan. Ikaw ba nakatulong ka, or ikaw yung tinutulungan, ha? Ay, Juby! Ah, huwag mo sulutin yung asawa ng mga kumare mo. Bantakin mo tatlo, sinasabay-sabay mo, salawahan ka. Oo, di ba? Ano pa naman, tiwalang-tiwala pa naman yung mga kumare mo sa'yo. Tapos yung tatlong kumpare mo, sinulot mo sabay-sabay. Oh my God! Yung tatlong kumpare niya, pinagsabay-sabay niya, sinulot niya yung tatlong kumare niya. Masungang ka, pwede kang tumulong kahit hindi mo alam tanga bobot inutil, di ba? Talaga maayos ang buhay namin, hindi kami umaasa, pinaghirapan ng iba, huwag ka malinis. O Juby, ano yan, inutusan ka pumasok dito, magkano binayad sa'yo? Ay, naku, maya-maya, mabranya, bibira tayo. Bigyan mo na natin ng time doon si Juby, oh. Paglaruan mo na natin. Ipa-ano natin sa kanya, ipa-tikim natin sa kanya yung lasa ng sarili niyang vitamina. Gaga ka talaga, Juby, karing alinggit ka ba? Magkikabit ka rin. Oh, paglaruan mo na natin si Juby, maya-maya, idik-dikin na natin yan, oh. Tapos gawin na natin adubo. Oh my God! Oh, di ba, Juby? Sarap? Ay, naka! Di ba? Oh, sige, pagbigyan niyo muna si Juby kasi gutom na gutom sa atensyon. Pagbigyan niyo muna 5 minutes. Ay, naka! Sige, laruan niyo. Ma'am Lina Minadiel, may galap shoutout. Ma'am Rally Guzman. Ayan, sino pa hindi ko na shoutout? Sige, paglaruan mo na si Juby dyan. May 5 minutes kayong paglaruan. Tapos pagkatapos ng paglaruan, dikdikin nyo na yan, adubuhin nyo na. O Juby, makinig ka, sabi ni Ma'am Pranyap. At Juby Karingal, di kagalang-galang ng founder nyo. Respect need to earn
Not because she's old or senior. She did bad mouth almost everyone who helped and made pledge to your community cause they left tak. Oh, you binaintindihan mo yun? Isang laruan. Hindi ako isang laruan. O, dikdikin nyo na si Jube. Ayan. Ay, Diyos mio. Ma'am J. Brillante, bakit ikaw malinis ka? Jube, kapal mo para pagsalitaan. Mr. Pitana, yan ba ang kaya mong sabihin? Diba, dikdikin nyo na, dubuhin nyo na yan. Ay, ikaw, Jube, hindi ka makabit. Tatlo nga, sinabay-sabay mo eh. Diba? Kaya nga, takot ka maglagay ng... Kaya takot ka malagay ng ano mo dyan, ng tawag dito, ng profile mo, kasi nahiya ka. Paano kasi tatlo kabit mo sila sabay-sabay mo? Ngayon, kung hindi ka duwag at proud ka na tatlo yung kabit mo, maglagay ka ng ano dyan? Maglagay ka ng profile picture mo. Sige. So, ayan guys, no? Nayaan nyo na si Juby. Eh, adubuhin nyo na yan. Ka, pinapasok yan dito para sa kanyang attention. Oo, alam ko naman po, Ma'am Franya. Pero pagbibigyan natin, hindi niya ma-divert kasi meron akong issue dito. Adubuhin nyo na yan. Hindi ako isang laruan. Okay, guys. Basahin natin yung post ni Founder. Wait lang. Okay. Back to, ano na tayo? Back to reality. Back to reality! Ayan. Sabi ni Founder, basahin natin. Ako ba nasaktan? O ako ba ng real talk? Kung baka kayo, bakit kayo kasi affected? Pag hindi kayo affected, ignore me, never mind me. O bakit parang nasaktan kayo, napisa up doon nyo? Ibig sabihin, kayo yung affected at kayo yung Gina G. Mantakin nyo yan. Ilang araw na yung bait-baitan nyo, hindi nyo talaga matiis kasi yan talaga yung totoong ugali ninyo. Diba? Lumalabas talaga yung totoong attitude ninyo kasi kahit gaano pa kabait-baitan yung gawin ninyo, hindi nyo talaga magawa, di ba? Sana yon. Hindi ako isang laruan na kung ayaw mo na. Sana yon, ba't nawala? Hey, basahin natin yung post ni Founder. So, ano yun? Ito guys, sabi ni, ito post ni, ano, ito post niya. Gina G, haha, inggit. Oy, Founder, alam ko talaga, pagod ka na, antok ka pa, ha, sabog ka pa, kaya yung mga type mo dito, excited ba or Gina G talaga? Kasi yung mga type mo dito, mali. Gina G, haha, inggit, pilit. Ha, huwag kang aatat. Huwag kang aat. Ha, ambag sa community ng TAP. Kaya wala kang karapatan magsalita ng maling sistema. Ay! Ang laki ng ambag ko sa Team Abot ka, imagine. 2 taon ko na pinopromote yan. Bobo ka talaga, Founder. Ha? Ikaw kasi, Founder, ang nasa utak mo lang, pera. Ha? Lahat na nasa utak mo, puro pera. Kaya hindi mo alam kung ano yung mga... speaking of ambag, pera lang talaga yung laman ng utak mo. Ha? Mantakin mo, 2 taon na ako nagpo-promote ng Team Abot Kamay. Ha? Tapos sabihin mo, wala akong ambag. Ha? Huwag kang ganyan, Founder. Ha? Mayos ka. Paluin kita. Gina G. Ha-ha-ha. Inggit, pilit. Ha? Huwag kang at ambag sa community ng ta. Kaya wala kang karapatan magsalita ng maling sistema. O, mali talaga. Si S26 na mismo nagsabi, mali yung pamamalakad mo dyan, mali yung sistema mo dyan, yung mga kapirahan na binibigay ng mga sponsor, hindi mo binibili ng mga kanya-kailangan dyan, binubulsa mo.
si Ask26 na mismo nagsalita na mali yung sistema mo dyan kasi yung mga kapirahan ng mga sponsor, binubulsa mo. Diba? Wala kang karapatan magsalita ng maling sistema. Ha ha! Huyo! Wala kang ambag kahit piso. Oy! Hindi mababayaran! Ha? Hindi mababayaran! Nagpapalit-palit si Juby ng account niya para na makapasok dito. Hindi ka talaga makatiis, Juby. Ha? Affected ka talaga masyado, Juby. Affected ka masyado kasi hindi ka talaga mapakali. Papalit-palit ka ng pangalan tapos pasok dito. As if naman. Ha? As if naman hawak mo yung susi ng bahay ko. Ha? Wala kang ambag kahit piso, bobo, sabog ka. Sino sabog? Ako or kayo? Ha? Kayo yung sabog. Kasi kung hindi ka sabog, hindi ka sana affected. Pero ano nangyari? Wala ka pang tulog, ha? Rumibat ka na kasi nga sabog ka. Diba? Na-real talk ka. Welcome to new channel, sister. Ayan. Sarman Vlog, mega love shout out. Ayan. Hindi, diba? Hindi siya makatiis ang brand niya. Papalit-palit siya ng pangalan para lang makapasok dito. At least, diba? Thank you, Juby, kasi dumadami viewers ko. Ayan. O, ngayon, na-hide ka dyan. Palit ka naman ng another name. Pasok ka na naman dito. Diba? Ngayong araw, tatlong viewers bigay mo sa akin. Ayan. Wala kang ambag kahit piso, bobo, sabog ka, inutil ka. Back to you. Mas bobo ka, mas sabog ka, mas inutil ka kasi kung hindi ka inutil, hindi ka bobo at sabog, hindi ka iiwanan ng mga big sponsors mo. Hindi ka sana umiyak-iyak, kawawa ka naman. Tita Malucos Castillo, may galang shout out. Good morning, happy Sunday. Bobo, sabog ka, inutil ka, ha ha ha, balik ko lang sa'yo. Hindi mo binalik sa akin, binalik mo sa sarili mo. Alam mo, sarili mo yung pinagsasabihan mo dito. Bobo ka, inutil ka, sabog ka. Sabi ni S26, budol ka. Binubulsa mo yung kapirahan ng mga sponsor, di ba? Si S26 mismo nagsabi niyan. Buhay mo, pakialaman mo. Ay, maganda ang buhay ko, hindi ako nangungutang sa Mumbai. Hindi ako nanghihirap ng titulo ng ibang tao. Hindi ako umaasa sa sponsor. Hindi ko inaasa sa sponsor pagkain ng angkan ko. Maganda ang buhay ko. Diba? Wag ng ibang tao. Ay, reactor ako dito. Pakailaman ko kung gusto ko, kung sino gusto kong pakailaman. Lalong-lalo na kung meron ako nakikita ang mga maling sistema ang ginagawa niyo dyan. Ha? Wala kang magagawa. Ha? Araw-arawin ko mang pakailaman yung mga buhay niyo dyan. Ha? Wala kayong magagawa. Diba? Wala kang karapatan para mamintas. Ay, alaga, ikaw lang pwedeng mamintas. Ha? Inutil ka. Alaga, ikaw lang pwedeng mamintas. Kami hindi. Oh, come on. Ha? Walang ano dito. Dito sa Songmed, pantay-pantay. Ha? Walang bata, walang matanda, walang lalaki, walang babae, walang bakla, walang tumboy. Inutil ka. Alagay, ikaw lang ang pwedeng mamintas. Ay, itsura mo, di ba kapintas-pintas yan? Alagay, hindi ka nalalait. Ha? Sa palagay mo, ay, hindi ka nalalait, founder. Oh my God, number one kang bully, number one kang nalalait. Baka nakalimutan mo. Kaya mo sabihin, malinis ka sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Dahil number one kang... number one kang nanlalait sa kapwa mo mula pa nung umpisa ng Team Apot Kamay hanggang ngayon. Number one kang nanlalait sa kapwa mo. Inutil ka. Wala ka man lait ng aming community. Hoy! Araw-arawin ko manglaitin yung community mo dahil ka. Lait-lait talaga yung community ninyo. Mantakin nyo, dalawang taon na namin yung binabanatan. May nagbago ba? May nagawa ba kayo? May naisampal ba kayo sa amin? Wala. Diba? Kasi kalait-lait naman talaga yung community ninyo. wala kang ambag kahit piso. Hoy! Laki ng ambag ko dyan. Dalawang taon ako naging promoter dyan. May utang ka pa sa akin isa na 100,000 piso kay Clark. Hindi mo ba ako binayaran? Ha? Inutil ka. Bubo ka. Sabog ka. At inutil. Ikaw din. Bubo ka din. Sabog ka din. Inutil ka din. Kasama, lalo na yung mga kasamahan mo dyan. Ha? Back to you. Back to you din. sa lagay na to, hindi ka G dito, founder. Matulog ka muna bago ka mag-rebat. Kawawa ka naman. Wala ka pang tulong, nag-rebat ka na. Hindi makatiis.
Ah, hindi mga TS? O nasaan na yung mga anak? Magpakabait tayo. Hayaan na natin sila. Happy-happy lang tayo dito. Kasi dito sa community natin, marami tayong pwede i-content dito. wala ka talaga isang salita, founder. Wala kang isang salita. Wala kang paninindigan. Inutil ka. O sa lagay na to, hindi ka gigil-gigil dito sa post mo. Ha? Hindi ka gigil-gigil na to. Hindi ka gigil-gigil dito. Wawa naman tong founder. Oy, sa totoo lang, inutil naman talaga yung laruan mo. Palamunin naman talaga yung laruan mo. Diba? Ayaw mong ano? Ayaw mong magkomentaran yung mga physical ayaw mo makomentaran? Pwes, isako mo yung sarili mo, itapon mo doon sa ibang planeta. Kung hindi ka ba naman inutil, tatanga-tanga at buke, di ba? Alam mong mainit, magsusuot ka ng ganyang attire pang winter, tapos hindi ka makaugaga sa kahawak ng minifan mo. Di ba? Buke ang tawag dyan. Manol ba? Ilonggo. Ay, marmar. Ngayon ka lang ba? Kasi kung nakikita nyo guys, halos lahat ng mga suot niya mula noon ay parang mga pang-bonjing ba? Pang-bonjing type, di ba? Ngayon ka lang ba nakasuot ng maayos-ayos na damit? Ha? Yesabog? Ngayon ka lang nakasuot na medyo maayos-ayos na damit? Kaya hindi mo alam kung saan may paparis yung suot mo? Hindi mo alam kung saan may paparis sa klema? Init na init! Tapos magsusuot ka ng ganyan, ano feeling mo? Nasa Taiwan? Ano feeling mo? Ma? Nasa Hong Kong ka? Ha? Inutil at buke ang tawag dyan. Diba? Inutil at buke. Diba? Init ano? Grabe ang init. Isa magkaugaga sa kakawak ng ano niya, ng kanyang minipan. Kasi balot na balot yung katawan niya. Diba? Inutil. Tingnan mo nga dyan. Tingnan mo nga kagabi kung may kapareho kang attire. Diba? Kasi gusto mo, ikaw yung bida, kaya gusto mo ibang-iba ka sa lahat. Kaya naman, kahit hindi na yan maganda, hindi na nagmamatch yung attire mo dyan sa panahon, go-go lang, di ba? Wawa ka naman, di ba? Wawa ka naman. Sino ba yung, ano mo dyan? Sino ba yung, ano tawag doon guys? Ang nagpapabihis doon. Di ba? Ang kapal na mukha mo maghamon. Wala kang nagawa, wala ka pang nagawa, kundi ikaw ang tinutulungan dyan, ikaw ang sinacharity dyan, inutil ka. Inutil ka, bobo ka, sabog ka, para manghamon ka, na nasapawan yung timabot kamay. Inutil ka. Dapat lang talaga hindi masapawan yan. Kasi pag nasapawan yan, nakakahiya. Nakakahiya. Diba? Ay, buke na, manol pa. Ha? Ay, Yesabog, buke ka na, inutil ka. Manol ka pa, saan ka ba galing? Ha? Sa bagay. Diba? Alam naman natin kung saan ka nang galing. Kaya nga sabog ka eh. Ha? Kaya nga sabog ka eh. Ha? So, kasi alam ko kung saan ka nang galing. Kaya sabog ka. Wait lang, basta tayo. Galit na galit dito si ano, si Loray Loray mamaya. I-play natin yung ano ni Loray Loray Loray. Galit na galit si Loray Loray. Oo, si Loray Loray muna. Ewan ko mamaya pa mag-live yung mga iba. Oh my God, 49 degrees sa Pinas. Buti hindi siya nagkatipo sa attire. Buke, inuutil kasi sabog, no? Walang utak, di ba? Walang utak. Di ba? Oo, feeling niya kasi ano, dahil taga-Amerika yung nagbigay ng suot niya. Tingnan mo yan, ang yabang-yabang mo. Lahat na sinusuot mo galing sa sponsor, ang kapal ng mukha mo. So feeling niya dahil sa US yung nagbigay ng damit niya, feeling niya sa US din siya. Kaya kahit sobrang init, talagang nag-effort talaga siya mag-attire ng ganun. Kapitana, galing sa bundok yan, inutil na yan. Galing ba sa bundok? Bundok ng tralala. Ay, nasko. Pagsabog ay lito sa temperatura. Summer kahapon. Ngayon winter, bukas summer ulit. Pati weather, sabog. Yes, sabog. Ang baby ng tak, di ba?
Saan ka nakakita na grabe ang init, tapos ganyan yung attire mo? Ni buki ka. Ha, buki ka, manol ka pa. Wala ba naman ang sabi sa'yo? Ay, sabog, yes, sabog. Magpalit ka ng damit mo, sobrang init. Oh my God. Ha? Buki sa kabundukan, taka sa squatter. Ayan, ganun siya. Na? Buki, asawa, manol. Ah, tumakas siya sa squatter. Oh my God. Akala mo naman, tumakas ka nun sa lugar yung squatter, napunta ka nun sa isang napakasikat na subdivision. Oh my God! Ha? Akala mo naman, ha, na, umalis ka dun sa lugar ninyo, tapos napunta ka dyan sa napakasikat na subdivision. Oh my God! Mama Agnes Ugano, hello Tita Lance, Ilongga, Miguelam, shoutout, good morning from Amela Mendoza. Banat-banat, labas lahat, umpisa hanggang ngayon. Ganun pa rin ang ugali, di ba? Inday Chato, may ganap shoutout sa'yo. Good morning. Asana si Juby Karingala, ha? Yung kasama mo ang mga literal na kapit, di ba? Si Aswang, na dinala sa bundok, at si Annabelle, iniwan ang mga anak, sumama sa mga bata. Ikaw naman, nahuli ng asawa, kabit mo. Sinulot na yung mga kumari niya. Ah, sinulot ni Juby yung mga kumari niya. Late again. Ayan, morning. Ayan, Ma'am Juby Kalibat, may galab shout out. Good morning din po, Ella Mendoza, sabi ni Ma'am Jay Brillante. Ayan. Magkumbulsyon siya sa sobrang init, kaya naghahamon, nauulol na. Tama ka dyan, Ma'am Amira Erby. Kaya kagabi mo ka siyang sabog. Sabog talaga siya kagabi dahil hindi niya alam kung ano na yung pakiramdam niya. Ang init-init, tapos ganun yung attire niya. Ngayon ka lang ba nakatikim na mag-attire ng ganyan, Jess Sabog? Ngayon ka lang nakatikim mag-attire ng ganyan? Ha? Kaya kahit init na init, go! Itono ko na to, minsan lang to, ngayon lang to. Gago, init-init ng jacket. Hoodie pa naman yun, makapal pa naman yun. Nasaan yung tela niya talaga, guys? Pang winter. Ah, yung tela niya talaga as in makapal, hoodie pa yon, di ba? Ah, minsan lang to. Ah, ngayon lang ako nakatikim ng ganito, itodo ko na to. Buke, inutil ka. Di ba? Inutil ka. Sis Lance Ilongga, blessed Sunday morning. Sabi pa ni Lola, o di ba, parang sa hotel lang kami. Saan banda? Hotel lang ano? Yan po ang hotel sa Galanto. Ah. Ganyan po ang pinakasosyal na hotel sa Galanto. Wow, ano man ni Puga. Ha? 5K daw yung attire niya, sinabi talaga ni Lola. O, diba? Parehas na ni Lola nila, buki. Ha? Parehas na ni Lola niya, na buki. Diba? Pagyayabang pa talaga. Oh my God, manol sa catering. Diba? Sabi ni AS26, yung table number 1, tayo na po kayo, kumuha na yung pagkain niyo. Oh my God! I-announce mo talaga? Ha? Catering yun eh. Ha? Dapat pag catering, parang buffet, di ba? Parang buffet type. Table number 1, yung table number 2, ready na po kayo. Kayo na po sunod. Para mga ano lang, mga preso ba? Oh my God! Ay, nako! Baka mayroon siya high fever lang ka, kaya nakaganyan suot. Oo, di ba? Ang buki talaga siya, ha? Inutil talaga. Bobo talaga. Tatanga-tanga talaga siya. Ay, naku, wait lang. saan yung live ni Arlene? Pakinggan natin si Arlene, guys, ha? Para mamaya, iba na naman yung ano natin. Gigil na gigil siya dito sa akin eh. Pamay by TV, may galap shout out. Listen, Marlene. Wait lang.
Gina Gina ka daw, sabi ni Lola, ikaw daw sabog. Sa lagay na yan, ha? Ako pa talaga yung sabog. Yung hindi ka pa natutulog, nagribat ka na. Ha? Ako pa talaga yung sabog. Okay. Tingnan natin. Pero kung nakay doon kay Maxi Samar. Ara sinama na binabuki Luciang ang katawan balyena sa takas ng bisit aswang sige banat pa mo. Ayan, di ba? Oo, mga buki kasi sila. Wala na ba si Pokpok Juby Karingal? Wala na. O, tuloy. Si Sanita Aban, good morning. Di ba kayo po yan? Correct mo dyan, Rose. Sabi niyo ba? Sige natin yung iba. Saan na lang ako dito? Grabe ang pag-ano nyo. Ano? Grabe ang pag-ano nyo sa bumana mo. Hindi ka natutulog. Anong hapon mo, wedding nyo? Hoy! Nuray, nuray! Ah, day off po ngayon, kaya kahit hindi ako matulog, wala kang pakialam. Oo, habol ko rin nyo. Paano kasi ikaw? Ah, paano kasi ikaw, Luray-Luray? Kawawa ka naman. Ilang beses mo nang gustong mapamonetize, hindi ka mamonetize kasi hindi mo ma-maintain yung WH mo. Ah, kaya nga, atat na atat ka rin mamonetize sana eh, kasi gusto mo rin magka-revenue. Huwag kang impokrita. Ah, bakit ka pa nag-YouTube? Ha? Matagal mo nang gustong-gustong ipamonetize ang channel mo kay AS26, pero hindi mamonetize kasi nga hindi mo ma-maintain yung WH mo. Huwag kayong pokrita, ha? Akala ko na pakalaki ng sahod mo din sa akin. Oh, bakit affected ka sa palaki ng sahod ko? Kahit milyon yung sahod ko dito, ay kung gusto kong kumita sa YouTube, wala kang pakialam, inutil kang bobong tatanga-tanga ka. Ha? Bakit? Ha? Bakit ba ako mag-YouTube kung ayaw ko pala ng revenue? Ha? Ay ikaw nga diba atat na atat kang mamonetize, malas mo. Ha? Ikaw talaga yung pinakamalas kasi hindi mo ma-maintain yung WH mo kaya hindi mo mamonetize yung channel mo, bobo. Ha? Kahit pa 20,000 ang halaga ng damit ko, hindi naman bagay sa places at occasions, hindi pa rin ako magsusuot ng ganyan, sabi ni Mami, di ba? Oh, ano pa kaya alam mo malaki sahod ko, inggit ka? Ha? Magbigti ka na lang kung inggit ka sa sahod ko malaki, di ba? Kaya nga, di ba? Inggit na inggit ka kasi malaki na yung sahod ko dito. Kumikita pa ako sa YouTube. Yan yung inggit na inggit nyo sa akin. No? Kasi wala kayong ganyan. Di ba? Ano? Tuloy. Wala siya signal. Kita mo ikaw? Dahil sa gustong-gusto mong mag-abuse, at para makuha mo na yung monetization mo, kahit andiyan ka sa loob ng train, kahit naglalakad ka, ala, sige, live. Ako kasi, Luray-Luray, pag nag-day off ako, ini-enjoy ko yung day off ko. Nagre-release lang ako. Hindi ka gaya mo, dahil gutom na gutom ka sa views, gutom na gutom ka sa WH para ma-monetize yung channel mo, kaya kahit day off mo, ayan, nagwawalwal ka. Kawawang nila lang. Diba? Kawawang nila lang. Tuloy. Then, pero kayo mag-release mo. Pero punta kayo doon kay Maxi Samar. Si Sanita Aban, good morning. Di ba kayo po yan? Correct ka dyan, Rose. Sabi ni Mami. Kawawang Luray-Luray, dahil sa hayok na hayok na makuha yung WH niya, kahit day off niya nagwawalwal. Grabe ka. Hindi talaga ako titigil. Abutin tayo ng 2,100 dito, Luray-Luray. Hindi talaga ako titigil. Manigas ka, Luray-Luray. Magbigti ka na lang. Ano? Ay, wala akong pakialam. Kahit mag-live ka buong araw, buong linggo, buong buwan. Wala akong pakialam. Kasi sila, hindi ako titigil. Ha?
magtambling-tambling ka man, uray-uray, magbigti ka man, hindi ako titigil dito. Ma-Ovelia McDonald, may galap siya. Ito pang isang bobo tanga at inutil na si Arlene. Puro ngawa. Wala naman laman pinagsasabi, sabi ni Mami Marisa Kelton. Di ba? Hmm. Di ba? Dahil hayok na hayok ka sa WH para ma-monetize na yung channel mo, kahit day off mo, ay, nagwawalwal ka. Ay, enjoy mo na kayo muna yung day off mo. Ano? Ito, oh, sige. No. Ano ang kinagalit mo kay Jess? Ano bang kasalanan? Ay! Inotel ka, Loray, Loray. Day off niya, papunta sa part-time at live sa YT. Sabog, Loray. Ikaw yung hayok na hayok, ha, Loray, Loray. Ngayon, sabihin mo, laki ng galit mo. Ha? Sabi ko nga sa inyo, ano mga nakaraan, ha? Hindi ko yan, hindi ko papatulan yung bago niyong laruan kasi sabi ko, kawawa yung bata na yan. Yan yung magiging next victim. Ha? Hindi ko yan kinokontent, hindi ko ginagalaw yan, yung bago niyong laruan. Ha? Pero dahil inunahan niya ako, eh, ibigay ko sa niya kung ano yung nararapat sa kanya. Ha? Ayan, Miss Nia, is late na naman ako, busy lagi. Sige lang po, Mama Ophelia. Diba? Pangit yung poya niya. Oh. Ayan. Ayaw, kasi nung isa kamit na umalis dito, diba? Hmm. Lahat na lang nakumunta dito, grabe ang pang-ano niyo. Grabe ang ano mo yung sakumana mo, hindi ka natutulog. Anong habol mo, Evelyn mo? Ikaw, Luray, anong habol mo, WH? Dahil hayok na hayok ka sa WH para ma-monetize ang channel mo. Ha? Kahit maingay dyan, sa loob ko ng train, halawalwal ka ng walwal. Ikaw lang naman nakakarinig. Kung ano ngayon, kung malaki ang sahod mo sa Hong Kong, inggit ka, magbigti ka, magpatiwarik ka. Ah, ano naman pakialam mong malaki ang sahod ko dito? Bakit pinapakialaman ko ba yung sahod mo dyan sa Singapore? Ha, Loray, Loray? Anong connection ang sahod ko dito sa issue natin? Ha, kung hindi ka ba naman bobo, tatanga-tanga na inutil, ha, pinapakialaman ko ba yung sahod mo dyan sa Singapore? At anong connection ang sahod ko dito sa issue natin? Hmm? Inggit na inggit ka lang talaga. Kala ko napakalaki ang sahod mo dyan sa Kahit gabi-gabi na si Hi, inutil, Loray-Loray, na bobo, tatanga-tanga. Kahit anong oras pwede ako mag-live sa YouTube channel ko because this is my channel. At monetize ito. Ha? Empleyado ako ni YouTube, ikaw. Isa ka lang literal na ma-retest dyan sa channel mo kasi hindi naman monetize yan. Hindi mo pa ma-monetize kasi hindi mo ma-maintain yung WH mo. Inutil ka. Ha? Kahit madaling araw or anytime na gusto ko mag-live, pwede because this is my channel. Di ba? Oh, Arlene, focus mo mukha mo, yung mukha mo pang shake, rattle, and roll. Sabi ni Mayma 1993, di ba? Pesting bunganga itong pitbull na to. Oh, inggit na inggit siya kasi nakapag-live ako anytime. Ah, kasi siya, pabulong-bulong siya pag nag-live siya. Inggit siya kasi anytime pwede ako mag-live. Inggit siya kasi nga, monetize na yung channel ko, kumikita ako. Inggit siya kasi malaki ang sahod ko dito sa Hong Kong compare sa sahod niya. O diba, inggit na inggit ka, Loray-Loray, kaya magbigti ka na lang, magpatiwarik ka na lang, o kaya magpasagasa ka na lang yan sa train, ha? Hmm, tuloy. Wawa tong babae na to. Ha? Bago mo ako kaingitan, ha? Ipaayos mo muna yung ngipin mo na GC 1 and 2. Hmm. Wala ka na talagang katigilan sa mga pinagagawa mo dito. Hi! Ha? Ano ngayon pakialam mo kung di ako titigil, ha? Eh di gumawa ka din dyan. Gumawa ka din ang sarili mong diskarte dyan. Wala namang pumipigil sa'yo, ha? Wala kang karapatan. Nariktahan ako dito kung anong gawin ko. Kasi channel ko to, hindi ako nakikialam sa channel mo. Hindi ako namimirwisyo sa channel mo. And besides, inaano ba kita? Ha? Kinukurot ba kita? Monetize na daw siya. Oo, di ba? Monetize na daw siya. Malapit na ma-demonetize. Di ba? O ikaw nga, araw-araw ka nagwawalwal. Araw-araw ka nagla-live. Ha? Naglalakad ka ng aso mo. Kumakain ka. Araw-araw ka nagla-live. Di ba? O pinapakailaman ba kita? Ha? Pinapakailaman ba kita? Inutil kang tarantado kang bobo ka. Napag-abnormal. Abnormal ka pala. O, abnormal. Wala kayo talagang mga ano. Wala na kayo talagang magawa man lang mabuti ang ano, lahat. Hi, Loray. For your information, ako matagal na ako dito sa YouTube. Ang dami ko ng GC na pinasukan, Loray. Ha? Pero never akong gumawa ng gulo sa kahit saan GC, Loray. Never akong gumawa ng gulo. Never ako nakipag-chismisan para
para maging troublemaker ako sa mga GC, Loray Loray. Matagal na ako dito, Loray Loray. Ang dami ko ng GC na sinalihan, Loray Loray. Pero never ako gumaya sa iyo na troublemaker ka kasi chismosa ka. Ha? Chismosa ka. Pastad ko sa Labrador ko ang pitbull. Kamal Cantidas, like, comment down. Thank you so much. Thank you so much. Diba? Loray Buray, sabog din yan. Kung ayaw ninyo, ha? Kung ayaw ninyo mabigyan ng reaction ng timabot kamay, isako mo yan, itapon mo, Loray Loray. Ha? Isako mo at itapon mo yan kung ayaw ninyo mabigyan ng reaction yan. Anong pinaglalaban mo? Pinaglalaban mo? Isipin. Wala akong pinaglalaban nito, Loray Loray. Hindi ka gaya mo. Ha? Hindi ka gaya mo. Pinaglalaban mo yung pagiging defender mo. Wala ka namang silbi. Inutil ka. Pinaglalaban mo yung pagka-editress mo. Bobo ka naman. Tatanga-tanga ka. Ako dito, wala akong pinaglalaban. Kasi wala akong community, Loray Loray. Wala akong community na dapat ipaglalaban at wala akong community na dapat ingatan. Ha? Kaya ikaw, Loray Loray, ha? Magbigti ka na lang. Ang laki din na itulong sa'yo. Sure ka? Ha? Sure ka ba? Ano? Yung mga pinagsasabi mo. Sure! Sure! Na-sure ako dyan. O, bakit? Ay, ikaw, hindi ka sure sa pinagsasabi mo? Huwag ka na magsalita kung hindi ka sure. Nandito lang ako sa labas. Ay, hindi ko sana yung galit mo, yung parang tinanong ko yung boses mo. Oo, dininan ko talaga yun, Loray Loray, kagabi. Ha? Sinadya ko talaga yung dininan yun. O, kita mo, effective. Ha? Effective. Tumalab sa founder niyo. Ano, Loray Loray, kung hindi lang daw siya sa labas, iparinig daw niya yung mga pinagsasabi ko talaga, yung boses ko daw talagang, nilakasan ko daw talaga. Diba? Sinadya ko talaga yun kagabi. Ha? Sinadya ko talagang diinan yun. O, diba, effective. Tumalab sa founder niyo. Tumigil ka, matutina. Pangit ka, sabi ni Mema 1993. Ang mga lusaw talaga, mga utak nitong mga babaeng to talaga. Huwag kang makialam kahit pa madaling araw mag-live si Kapitana. Channel niya ito, abnormal ka, inutil ka. Ma'am Jenny Basco, go-go host, wala silang kwenta mag-rebat, mag-gusto ko makinig sa'yo. Diba? Sinadya ko talaga yun, Loray-Loray kagabi. Sinadya ko talaga yun, nalagyan ng sipa. Ha? Para talaga tumalab. Tumalab dyan sa founder nyo. Diba effective? Ha? Hindi pa siya nakatulong, nag-rebat na. O di ba, Loray Loray? Ganyan gawin mo, Loray Loray. Ha? Ganyan gawin mo. Hindi yung parang nagdadasal ka. Ha? Pag nag-live ka. Ano? Ay, bakit? Sinabi ko ba matakot ka sa akin? Bobo ka! Huwag kong gumawa ng sarili mong multo na ikaw yung matakot. Wala akong sinabi na natakot ka sa akin. Ako din naman ako takot sa'yo. Ha? Huwag kang gagawa-gawa ng kwento na ikaw lang din naman matatakot. Never kong sinabi na matakot ka sa akin, Loray Loray. In your dreams. Sino ka ba? At kayong dalawang magkapatid, ha? Ang laki ng respeto ko sa iyo, Mrs. Jocelyn. Ay, shout out kay Jocelyn Flores, tsaka kay Raida Florinda. Si Raida Florinda ba? Sino yung magkapatid? Shout out sa inyo, gigil na gigil ito si Loray Loray. Bakit inaano nyo ba siya? Sigurado ko, Loray Loray, sasabog din yung laruan nyo, Loray Loray, di ba? Si ano ba, si Sis Jocelyn ba, tsaka si Florinda, Florinda, nakalimutan ko kayo, Florinda Rivera, Florinda Rivera, tsaka si Jocelyn magkapatid, ito, gigil na gigil siya. Bakit inaano ka ba na magkapatid, kinurot ka ba? Oy, gagang Loray Loray, akala mo tapang mo, banta-banta ka pa eh. Hype ka, visit ka. May sinabi ba kung matatakot sa akin? Kahiling mag-ribat ng bobo at inutil naman, puro walang kwenta mga pinagsasabi, lalo patuloy kayo naging tanga, sabi ni Mami Marisa. Naaway ka ba na ano? Or naaanohan lang na anhan lang yung echo yung magkapatid dahil meron lang Na real talk? Akala ko ba ako na real talk?
Deserve niya yon. Deserve niya yon kasi tatanga-tanga siya, bobo siya. Mm. Di ba? Welcome speech. Tapos ano, tinuruan ni founder ng ganon. Mm? Kasi mga ganyong linyahan, kay founder galing yon. Mm? Ah, ano na linya? Dialogue ni founder yon. Yung sinabi niya kagabi, dialogue ni founder yon. Mm? Takot kami sa iyo mga traidor, hindi kami tinag sa pagkatao mo, di ba? Nonsense! Pwede ba say something that is worth listening to? Like may binago ba ang community ninyo na you can be proud of? Magwalwal ka kung may magandang nabago sa community nyo, lalo sa founder nyo, sabi ni Mang Praniab. Nulay-nulay, di bagay sa iyo maging vlogger, bagay sa iyo mga kapitbahay para magmarites. Mm. Nandito lang kasi ako, off-day ko kasi, wala yung isang cellphone ko. Mm. Huwag ka mapaliwanag, huwag ka mapaliwanag, kasi hayok na hayok ka sa views at saka sa watch hours, kaya kahit day off mo, na nagtsatsaga ka mag-live. Nakakapanggigil ka pa talaga eh. Oo, di manggigil ka, ibig sabihin, kayo pala yung di gigil. Kayo pala yung Gina, hindi pala ako. Hmm, booking ka. Wala ka ng maganda, ano, click na lang para akala mo ikaw ang tama. Oh, siyempre, ngayon. Kung feeling mo ulay-ulay tama ka, edi go ahead. Di ba, go ahead. Ha? I-voice out mo yung nilalaman ng atay at balon-balunan mo. Ha? I-voice out mo yung laman ng atay at balon-balunan mo kung feeling mo ikaw yung tama. Di ba? Visit ka. Visit ka. Visit ka din. Ikaw lahat ang tama. Oo. Para sa akin, ako yung tama. Ngayon, kung feeling mo tama ka, edi ilabas mo din. Ilabas mo yung laman ng atay at balon-balunan mo. Hmm. Nakita mo na palamunin yung bata? Oo, palamunin kasi lumalamon sa timabot kamay. Ha? Lumalamon sa timabot kamay kaya palamunin. O bakit? Ano bang trabaho niya dyan? Ha? Nagko-concert ba yan dyan? Kumakanta ba yan dyan? Ha? May mga pelikula ba yan dyan? Ha? Wala. Ang gawa lang niya yan, mangiti-ngiti, mag-lipstick. Diba? At lumamon. Palamunin talaga siya, diba? Paano ang ganda ni Kapitan? Lahat na lang ba nagpupunta sa team sa ano sa takaos palamunin? Yes! Kaya nga iniinganyo ko lahat ng pumunta dyan, iniinganyo kong lumabas. Kasi habang nandyan sila sa loob ng timabot kamay, naging inutil at palamunin sila. Naging batugan sila, kaya lahat ng pumunta dyan, iniinganyo ko talaga lumabas. Dinidiscourage ko talaga na lumabas sila dyan. Kasi habang nandyan sila, naging batugan, inutil, at palamunin sila. Kaya kita mo naman, lahat dyan natuto silang tumayo sa sarili nilang paa. Tinan mo. Ha? Si Clark, natutong magtrabaho at tumayo sa sarili niyang paa at naging responsableng tatay sa mga anak niya. Diba? Pero kung nandyan pa siya sa timabot kamay hanggang ngayon, naging tabad si Clark. Ha? Naging inutil si Clark, naging palamunin si Clark kasi naandyan lang siya, na kinukulong lang siya dyan at ginawang pang display sa mga live streaming ng founder nyo. Ha? Kaya ininganyo ko si Clark na umalis dyan para matutong at tumayo sa sarili niyang paa at maging responsable doon sa dalawang anak niya na pilit niyong tinatago ng mga inutil kayo. Hmm. Si Dindo, ha? Ininganyo kong lumabas si Dindo dyan para magkaroon ng magandang buhay si Dindo. Kasi alam ko, pag andyan si Dindo, ha, wala siyang magandang buhay na mangyayari dyan. Ha, at maging tamad, di ba? Mm. Ngayon, si Ram Castillo, iniinganyo kong lumabas dyan kasi masisira yung pagkatao niya dyan. Masisira yung achievement na pinaghirapan niya kung naandyan siya sa loob ng Team Abot Kamay. Ngayon, yan si Jessabong. Gusto kong umalis niyang dyan. Kasi habang nandyan siya, nagiging inutil, palamunin at batugan yan dyan. Kasi wala namang ginagawa yan. Hmm? Wala namang ginagawa. Ah? Hmm. Kaya ayan ang ginagawa ko, Lorena. Naintindihan mo? Kung hindi mo naintindihan, iuntog mo yung ulo mo dyan sa train para magising ka. Hmm. Di ba ganyan din ang sinasabi nyo? Lahat ng mga inalagaan ng ano? Lahat ng inalagaan ng kay Manny? Bakit, Lorena? Sa lahat ng inalagaan ng mami mo, may isa bang sumikat? Ha? Luray-luray? Sa lahat ng inalagaan ng mami mo, ha? May isa man lang ba na umangat? May isa man lang ba na nagkaroon ng endorsement? Ha? Luray-luray? Para magyabang ka? Wala. Nga. Mm. Nag-iska?
sarap mo talagang ano yun. Anin? Oo, talaga na-real talk sila doon sa sinabi ni ano. Oh, hindi! Na-real talk kayo sa sinabi ko, kaya affected kayo lahat eh. Na? Paano ako na-real talk? Yung sabihin ni Jess, na sa pawan ninyo, yung pagtulong na ginagawa namin. Kung di ba naman kayo bobo at tanga-tanga, ha? Itong mga kalibatan ninyo, ha? Na mga wala namang community, at hindi naman mga charity vlogger, hindi naman kami organization, charity organization. Ito pa talaga yung hamunin ninyo, nasa? Nasabayan yung pag-charity ninyo? Hindi yung mga bobo kayo. Oo, na-real talk ako doon. Saan ako banda na-real talk doon? Ha? Saan ako banda na-real talk? Bobo ka. Masakit ba na sabihin na palamunin ng mga alaga? Na-real talk, palamunin talaga. Bakit? Anong trabaho ni Jess Sambong diyan sa Team Abot Yamay? Di ba? Kain, tulong. Kain, tulong. Ha? Gisingin lang para kumain. Tulog pa. Diba? Tanghali na, tulog pa. Wala namang pelikula, pinapuyatan yan. Wala namang concert na pinapuyatan yan. Gisingin lang para kumain. Diba? Palamunin, batugan, inutil. Ngayon, ako na real talk or kayo? Ha? Look rin, kahit pa magtuwad-tuwad ka dyan, hindi ka makakapantay kay Langgan yan. Kahit sino pa sa inyo, wala kayo sa kahit dulo ng buong ni Kapitan ng mga inutil kayo. Ha? Di marunong maiya itong si Luray Luray. Magyabang ka, Luray Luray, sa mga magyabang ka sa mga talent ng mami-mami mo. Kung may isa man ang sanang sumikat, inutil ka. Puro nakakahiya. Puro nakakahiya yung mga pinagagawa mo dyan. Di ba? Happy Sunday, Renihay, sa lahat-lahat. Thumbs up, Dan. Ayan. Thank you so much, Sita Marilyn. Happy Sunday po. Di ba? Oh. Hindi mo ako madala sa kapal-kapal ng lipstick mo, Ren Luray. Hindi mo ako madala sa kapal-kapal ng lipstick mo. Go. Yes. Unang-una, di ba, hindi niya kayo pinapansin yung bata. Yun nga eh. Yun nga, Ren Luray eh. Ilang linggo na yan dyan. Ilang linggo na yan dyan, hindi yan nakikisali. Di ba? Nakikisali sa isyo, pangiting-iti lang sa salan. Kaya nga, hindi ko yan inaano eh. Hindi ko yan pinapatulan, hindi ko kinokontent. Ano sabi ko? Ha? Hindi ko papansinin itong bagong laruan nila. Bahala kayo mag-promote dyan. Sabi ko, si kawawa itong bata na to. Ito yung magiging next victim. Ha? Hindi ko yung kinukontent, hindi ko pinapakailaman. Pero doon sa welcome speech na, para tirahin, sabihin nyo, hindi ko naman pinapangalanan. Ako lang naman nung nanglait doon sa damit niya nung pageant night. Ha? Ako lang naman yun. Ha? Luray, hindi ako kasing bobo mo. Hindi ako kasing bobo mo. Ha? So ngayon, ako yung tinitira-tira niya doon. Tapos, manghahamon. Word na hamon pa talaga, hamunin. Ha? Inutil siya. Ngayon, hindi ko siya pinapansin. Nagpapansin siya sa akin. Well, pagbigyan natin. Madali akong kausap. Di ba? Di ba? Tuloy. Pinansin mo. Nagpapansin eh. Nagpapansin. Kaya pansinin ko. Inutil ka. Ha? Inutil kang bobong tatanga-tanga ka. Yung kasuotan niya nung Mr. Ay, wala kayong magawa. Opinion ko yun. Opinion ko yun. Bilang public figure, bilang public figure siya, yun ang napansin ko. Opinion ko yun na para siyang bunjing. Ngayon, magagalit kayo. Ngayon, kung ayaw niya tumanggap ng opinion, ayaw niya tumanggap ng mga criticism, isako niya yung katawan niya, isako niya yung sarili niya, ha? At itapon doon sa kabilang ibayo. Diba? Wala na ba part-time, Luray? Kasi nagwalwal ka na naman dyan, sabi ni Ma'am Shee. Mr. Pugay, diba? Mariya? Opinion ko yun! Bakit? Ha? Kayo nga, diba? Pinapansin nyo yung ipin ko, luki-luki, o kung ano man yan. O, opinion nyo yan. Opinion na yan. O, kagaba kay Juby kagabi, lumasok dito, nilait yung ipin ko, okay, opinion na yan. Pero, meron ako pantapat. Pinakita ko yung mga ngipin ninyo. O, diba? O, ganyan din si, ano, dyan din si Jessabong. Napansin ko yung attire niya, 'di ba? Binigyan ko ng reaction. Hindi ako nagagandahan doon na para siyang bunjing. Opinion ko 'yon. 'Di ba? Kaya galit kayo. Ha? Kagabi yung suot niya parang marin sa barko. Hindi naman marin sa barko 'yon, pang winter 'yon. Tapos hindi siya makaugaga sa kahawak ng minifan niya kasi init na init siya. Paano ba naman hindi ka mainitan? Ha? Sa init ng panahon sa Pilipinas ngayon, magsusuot ka ng ganon. Ha? Siyempre, mainit talaga yon, hindi kabubuhan, ha? Kamanulan, kabukian, buki ba, manol ba? Ha?
kasi ngayon lang nakatikim, magsuot ng ganyan, damit, tapos pagyayabang nyo pa na, ano, 5,000 plus yun, oh my God. Kahit pa 1,000,000, ha, kahit 1,000,000 pa ang laga ng damit na yun, kung hindi naman nababagay sa panahon, sa lugar, ha, at sa event, ha, bakit masusutin? Nagmukha ka tuloy kawatawa-tawa. Di ba? Feeling mo sikat ka na noon kasi mamahalin yung suot mo, ha? Pero nagmumukha kang tanga at buki doon sa okasyon na yun kasi hindi naman suwak na yung damit mo doon sa lugar at sa okasyon, bobo. Mm. O ngayon, no? Nagagalaiti ka? Hindi ako nagagalaiti. Na real talk kayo, nasaktan kayo. Kaya nga, di ba, nag-react kayo ngayon? Hmm? Kasi kung hindi kayo nasaktan, hindi kayo affected doon sa live ko kagabi, ah, walang magre-rebat ngayon. Lalong-lalo na. Di ba? Yan yung napag-usapan nyo dyan ng mga sponsors sa community ninyo. Walang magre-rebat. Ha? Pero dahil natamaan kayo, na real talk kayo, at apektado kayo sa live ko kagabi, maaga pa lang nag-rebat na kayo. Di ba? Mm. Ay, ano na naman ang ginawa mo, Dainy Highs? Ha? Kay Tahang Ipin, bakit panay na naman ang iyak at manika nila? Iyak na naman yung mamaya. Ha, Lalay Luray. Ha, next time pag umiyak ka, huwag trying hard ha. Lagyan mo ng luha ha, inutil ka. Mm. Ikaw, Lalay Luray, ginahamon ang mga Ilongga, bakit sino ka? Isa ka traidor, backfighter, bakit kung maganda ugali mo, ginsipa ka, mm, di ba? Mm. Talay. Isasagal mo pa dyan sa kalangalang. Oh, ngayon, gawin mo kung nainggit ka. Ganito talaga boses ko, Lulay Luray. Sanay ako sa public speaking. Ha? Sanay ako sa public speaking. Ito talaga yung boses ko. Ngayon, kung nainggit ka, gayahin mo. Gayahin mo the way na mag-live ako. Yung may sipa, na yung talagang, tawag dito, yung talagang tudok talaga sa imo nga kasing kasingit ba na? Tudok sa atay at sa balon-balunan mo. Ganyan, gayahin mo ako mag-live. Hindi yung parang nagsasanto rosaryo ka. Ha, inutil ka. Mm. Diba? Sanay ako sa debate, Lulay Luray. Sanay ako sa debate at sa public speaking. Kaya ganito ako magsalita, inutil ka. Mm. Oy, mas makapal yung mukha mo. Ha? Mas makapal pa sa adobe yung mukha mo kasi kahit ilang beses ka na pinagsisipa sa mga GC dahil marites ka, dahil troublemaker ka, dahil sinungaling ka, ang kapal pa rin ang mukha mo para humarap dyan. No? Ang kapal pa rin ang mukha mo para makipagplastikan sa mga taong sinipa ka na. Mm. Grabe ka, antayin mo lang. Antayin ko, bilisan mo at baka mainip ako, inutil ka. Mm. Para sa iyo. Antayin ko talaga, bilisan mo ha, baka ma-expire na yung gana ko, hindi na ako manunood sa'yo. Siguro hindi mo pa panahon ngayon kung pitara ka. Panahon ko, araw-araw panahon ko, nati pa, 2 taon na ditong panahon ko, wala kayong nagawa. Ha? 2 taon na ako dito, Lulay Luray, nakibagbakbakan sa inyo. Anong nagawa nyo? Hmm? Sino umiyak? Ha? Sino umiyak? Lahat na lang na pumupunta dito, lahat na lang sinisiraan mo, gago. Oo, gago ka din. Ha? Sa lahat ng gago, ikaw ang pinakagago. Ha? Lahat ng ginawa ko, lahat ng paninira ko sa mga talent diyan, pinapasalamatan pa ako kasi ha? Nakalabas sila diyan sa kuko ng agila. Nasave ko yung buhay nila. Ha? Nasave ko yung buhay nila. Kung hindi, sira talaga sila. Malulay-lulay? Mm. Ka. Oh. Hindi ka gigil niyan. Hindi ka affected niyan. Ha? Lulay-lulay, sa lagay na yan, na nagmumura ka na, hindi ka pagigil niyan. Kahit branded ang suot mo, kung at bagay, mas mabuti pa yung galing sa ukay-ukay kung bagay sa'yo. Ay, correct ka dyan, Tita Agnes, di ba? Anhin mo yung 10,000, 1,000,000 na halaga ng damit mo kung hindi naman nababagay sa okasyon, hindi naman nababagay sa lugar, di ba? Mukha kang, ano, mukha kang buke, manol. Mm. Tita Marilyn, thank you po sa 10 New Zealand dollar. Thank you so much for blessing your, for sharing your blessings. Ikaw, pinakagaga sa SOGMED. Ayan, sabi ni Mamilan. Mamilan, galit na naman sila sa iyo. Nasira talaga ang buhay ng dahil dyan sa pagsali at nag-waste pa ng pera, sabi ni Tita Salome. Shout out sa iyo, Tita Salome. Di ba? Mm. Lahat ng mga siniraan ko dyan, Lulay Luray, especially ang mga
ang mga talent at saka mga sponsors. Lahat ng siniraan ko dyan at nang umalis dyan, pasalamat sila sa akin. Mm. Ikaw ba, Nuray? May nagpasalamat na ba sa'yo? Ha? May nagpasalamat na ba sa'yo? Mm. Mamesa Gonzales, may galap shout out. Mm. Tuloy. Hindi na namin kung anong pinaglalaban mo, ay punyeta kang baba. Wala akong pinaglalaban dito. O ikaw, anong pinaglalaban mo? Punyeta ka din. Times 10 na punyeta ka din. Hindi ka gigil niyan. Lulay, Luray, hindi ka magigil niyan? Talaga yun na yan? O, Banang! Banang! Mga lipores mo, gigil na gigil. Nagmumura na, Banang. Affected, pati yung mga matris nila at yung balon-balona nila, affected na, nagmumura na ba nang? Mm. Sino ngayon ang affected? Sino ngayon ang Gina G? Igil mo ako kanina pa talaga nang oh! Diba guys, accepted niya. Gigil na daw siya kanina pa. O ba nang, sino ang Gina G ngayon? O ba nang, sino ang Gina G ngayon? Si Luray Luray. Ha? Admitted na siya, nagigil na siya kanina pa. Mm. Oy, kalma ka lang dyan, baka mamaya matigok ka dyan, mag-isay-isay ka dyan. Ha? Enjoy mo muna day off mo, kawawa naman to. Hayok na hayok sa views at saka sa watch hours. O kahit day off niya, gigil, baka mag-isay-isay. Buti na lang may basbas na ang aling alam. Ah, Banang, may basbas. Mm. Ito, confirm. Confirm, inutil kang founder ka. Charity, ang isang charity organization, nagbigay, ang isang founder ng charity organization, nagbigay ng basbas sa kanyang mga lipores na mambalahura. Mm. Okay, magpo-promote na po ang mga vloggers ng Team Abot Yamay sa pamamaraan na binigyan sila ng basbas ng founder nila para mambalahura. O, di ba? Galing! Galing! O, Luray, binuking mo yung founder nyo, ha? Mm. Ngayon, balahura kayo dyan. Mambalahura kayo. Dahil ang founder nyo, number one na balahura. Kaya binigyan kayo ng basbas na mambalahura. Charity organization, community ng mga balahura. Mm, namaya, si Atty. Buro magre-rebat. Sige. Sige. Ipakita nyo yan sa community ninyo. I-promote nyo yung community ninyo na isa kayong samahan ng mga balahura. Mm. Pwede lang mag-rebat. Mm. Punyeta ka? Oo, punyeta ka din. Oh, ano daw? Huh? Ano sabi niya? Sa sinabi ni Jess? No. Diba, ako pang ilan niya nang ina na yan sa kanya, diba hindi nga kayo pinapansin? Oo, oh, hindi nga kami pinapansin. Pero ang ganda-ganda kasi ng welcome speech niya, type na type ko talaga. Na-type ko talaga, diba, iribatan. Mm. Diba? Yung linyada ng founder niyo, yan itinuro niya doon sa ano ninyo, sa laruan ninyo, diba? Ano ko lang, ibalik ko lang sa kanya, iparamdam ko lang sa kanya, ipaintindi ko lang sa kanya, na inutil siya, wala siyang alam kung anong mga sistema ang nangyayari diyan sa Team Abot Kamay, kasi sabi nga niya, ilang linggo pa lang sa diyan. Pero the way she talks, di ba? Akala mo may power na siya dyan sa Team Abot Kamay, di ba? Booking ka ba nang, inutos mo pala, sinungaling. Talaga hambanang. O, di ba? Inutil ka talaga, founder. Mula noon hanggang ngayon, yan talaga yung ugali mo. Yung nang uutos ka na mambalahura. O, ang founder ng isang charity organization nang uutos sa mga vloggers na mambalahura. Mm. Isang beses lang magsalita yung tao. Yun nga eh, di ba? Isang beses lang siya magsalita pero affected kayong lahat. Sumakit yung atay at balon-balunan nyo para magbigay ng basbas ang founder nyo na pwede na kayo mag-rebat. Yun lang? Yun lang? Isang beses lang nagsalita si Jess Sabog.
Ha? Isang beses lang siya nagsalita. Niribatan ko one time. Niribatan ko one time. Pero nangyari. Ha? Sumakit yung atay at balon-balunan nyo. Affected kayong lahat. Kaya nagbigay ng basbas ang founder nyo na pwede na kayo mambalahura. Diba? Diyan palang pinapakita nyo ang laki ng epekto ng ginawa kong live kagabi. Ha? Ang laki ng epekto, ha? At gigil na gigil kayo dahil natamaan atay at balon-balunan nyo. Diba? Mas gaga ka nulay-nuray. Pinakabobo pa at inutil na taga, na tanga ulol, sabi ni Maring Ebsky. Diba? Ikaw, Luray, ang yabang mo. Kung makapagmura ka, wagas. Kaya banat-banat kasi nga nagpasikat, sip-sip ka, di ba? Ma'am Remisio Mori, good morning. Happy Sunday. May galap shoutout. Ha? Yun pa lang yun. Ha? Kagabi, actually, si Jess pa lang yung tinira ko. Hindi pa yung buong community, ha? Ha? Si Jess, sabog pa lang yung tinira ko kagabi. Ha? Pero ano, tuldok, ha? Tawag dito? Natamaan, 'di ba? Talagang anong tawag doon, guys? Yung na ano talaga na pumasok talaga sa mga kalamnan ninyo yung sinabi ko kagabi. Ha? Affected kayo lahat. Affected kayo lahat, meaning to say, ha? Kayo ang na-real talk ko, hindi yung ako yung na-real talk niyo. Sana ko banda na-real talk nung sinabi ng inutil at mga inutil at batugan na palamunin ninyong laruan diyan sa timabot kamay. Saan ako banda na real talk doon? Ha? Saan ako banda na real talk? Yung sabihin niya, hindi po ako ang bida doon kagabi. Inutil ka. Inutil ka. Pageant yun. Ha? Pageant yun. Tapos para kang bonjing. Ikaw pa naman yung organizer doon. O, daan doon ako na real talk. Oh, come on. Ha? Hindi nga nakaramdam ng dulo ng kuko ko. Real talk pa. Pero yung ribat ko kagabi, doon kayo na real talk. Gigil na gigil kayong lahat, apektado kayong lahat. Ngayon, murahin nyo man ako yan, hindi nyo na mabubura, ha, yung mga sinabi ko kagabi, na real talk talaga kayo kasi yun yung totoo. Tapos ano, sabihin nyo ako na real talk, saan banda? Saan banda? Pasipsip ka, Loray, traidor ka naman, Loray. Bobo ka, sabi ni Tita Del. Lahat ng tao kaaway mo, nagpatapang-tapang ka dahil dyan sa Singapore, puro kahamon, wala ka naman ibuga, visit ka. Oo. Kaya tanong ko na rin, Loray, eh, mula na pumasok ko sa Team Abot Kamay, ano na itulong mo? Ha? May naitulong ka ba? Or lalong gumulo yung community nyo dahil sinungaling ka? Ha? Yung ugali mo, patalon-talon ka. Di ba? Mantakin mo? Patalon-talon ka. Ha? Fingers, warriors, patalon-talon ka. Kasi lahat ng GC na pinapasukan mo, chismosa ka. Di ba? Chismosa ka. Ako, ilang taon na ako dito. Ha? Ilang taon, maglimang taon na ako dito sa YouTube. Ang dami ko ng GC na sinalihan. Never akong gumawa ng gulo sa mga GC. Ha? Never akong nagkaroon ng kaaway sa mga GC na, Diyos ko, Loray. Ha? Tagos sa puso. Yes! Tagos! Sa puso at kalamnan nyo, yung sinabi ko kagabi, kaya affected kayong lahat. O ngayon, inamin mo yan sa live mo, gigil na gigil ka na. O ngayon, founder, sino ngayon ang Gina G? Ako ba? Ako ba? Ha? Ganito lang talaga ako magsalita. Yung may sipa. Tingnan nyo, palagi kayo natamaan. Kasi the way I talk, the way I rebut, and the way I react, may sipa talaga. Ha? At natatamaan talaga kayo every time. Ha? Kaya gigil na gigil kayo. Ha? Ano? Tuloy. Kasi ba naman, kapitana, pati butas ng puwet nila, tinamaan, umaray. Diba? O, tuloy. Ano yun? Nasagad sa buto kayo? Yung kasi lang... Oh! Kami ba nasagad sa buto? Ikaw, Luray. Kaya gigil na gigil ka dyan. Kasi... Ha, sagad sa buto, sagad sa bone marrow mo. Natamaan, ha? Yung sipa, tumama doon sa bone marrow mo, kaya gigil na gigil ka na gusto mo nang mangisay-ngisay dyan. Patay, booking na naman. Booking na naman, Banang. Yan ba ang pa-challenge nyo na balahura, Team Budol? Dito lang kami sasagot sa kabubuhan nyo at katangahan nyo. Di ba? Guys, ha?
ang isang founder ng charity o humanitarian organization, nagbigay po ng basbas na itong mga vlogger niya, Ma'am Balahura. Oh, ipopromote nila yung community nila sa pambabalahura nila. May basbas. Ha? Ma'am Punyeta, ang mga lipores ng Timbungal and Jessabog. Okay, kumama kayo ng team. Team Jessabog, o, diba? O, may idea na kayo? Ipinagmalaki pa nung baby nila na maging example siya sa mga kabataan. O, saan? Saan naging magandang example dyan? Ay, yung maging sabog ka? Magandang example yon. Ha? Team Budol, dito lang kami. Ayan, saan na yun? Kabataan, pinagmamalaki pa nila ng promoter siya noong vape na pinagbabawal sa mga kabataan dahil sa masamang epekto nito. Diba? Doon sa welcome speech mo, hindi mo sinabi yung mga magandang sasabihin, kundi anong sinabi mo doon? Ha? Yung itinuro ng founder mo na script sa'yo. Dapat doon mo sinabi yon sa welcome speech mo na maging model ka ng kabataan. Ha? Maging magandang ehemplo po ako ng mga kabataan. Di ba? Ipapakita ko po kung ano yung mga kapalpakan ko. Oo, para maging ehemplo ako. Inotel ka. Di ba? Wala iya. Kasi ginsipa, sige pa ngaw-ngaw. Wala naman laman mura ng kapwa niya babae. Yan. Bobo kong Ilonggo, mga salita. Mango. Tuloy. Natin na sa inyo. Wala naman siyang pinangalanan, di ba? Oo. Oh. Ha? Wala siyang pinangalanan. O bakit ako pinangalanan ko ba? Hindi ko naman pinangalanan na. Ha? Sabi ko lang kagabi, sabog na baklang sabog. O bakit? Minensyon ko ba yung pangalan niya kagabi? Para gigil na gigil kayo? Ha? Minensyon ko ba yung pangalan niya kagabi? Ha? Isang beses ko nasabi, Jesse. Pero Jesse yung nasabi ko. Ha? Pero wala akong sinabing pangalan niya. Sabi ko, baklang sabog na inutil, ha? Na palamunin, na bobo tanga. Wala akong sinabing pangalan niya. O bakit affected kayo? Ha? Bakit affected din kayo? Since hindi niya ako binanggit, hindi ko din binanggit yung pangalan niya kagabi. O, it's a tie and balon-balonan. Eh, bakit gigil na gigil kayo? Ha? Bakit gigil na gigil kayo? Wala akong minensyon na pangalan kagabi kasi hindi na niya minensyon yung pangalan ko. Oh, alam ko yan, Loray, hindi ako kasing bobo mo. Ha? Hindi niya minensyon yung pangalan ko, that's why hindi ko rin minensyon yung pangalan niya kagabi. Anong address ko sa kanya? Baklang sabog, ha? Na inutil, ha? Na palamunin. Ha? Wala akong ginamit na pangalan niya kagabi. Ngayon, ha? Natamaan kayo. Ha? Diba? Sino ngayon yung real talk? Sino ngayon ang na-real talk? Sa Polgid ang kalamnan. Dami bakla doon, 'di ba? Wala akong sinabing pangalan niya, ha? Ang address ko kagabi, baklang sabog, ha? Oh. Ngayon, kung siya 'yon, ay di sabog sa pool. Bakit ano? Bakit ka natamaan? Wala. Sino ba natamaan dito sa atin? Ha? Sino bang natamaan? Ikaw gigil na gigil ka, bakit minensyon ko ba pangalan mo? Loray, minensyon ko ba pangalan mo kagabi? Tinapik ba kita kagabi? Nakita ko lang yung ipin mo na may DC 1 and 2 kasi nga itong si Juby Karingal pumasok nila ito yung ipin ko. So pinakita ko lang yung ipin ninyo. Ha? Pero never ko binanggit pangalan mo, hindi kita kinontent kagabi, hindi kita inaano, pero ngayon gigil lang gigil ka. Tinamaan ka? Ha? Tinamaan ka ng sipa? Next time pahigad-higad ka lang, anay, ha? Ha? Next time pahigad-higad ka kay base, matupan ka bala? Ha? Tanga ka dyan sa bog, paano mo nasabi yung magiging proud at halimbawa kay Bisyo yung pinopromote mo, inutil ka, di ba? Wala yan, utok kasi niya, bulaw, ha? Baklang sabog si Jess Sabog, o. Oh. Ha? Ano? Hindi naman niya kayo pinatamaan yung tao. Oh? Really? Really? Sino pinatamaan niya kagabi, ikaw? Ha? Rulay-rulay? Sino pinatamaan niya kagabi, ikaw yon? Ha? Bakit? Ha? Wala, sa totoo lang, wala ka naman talaga nagawa. Wala kang nagawa dyan sa community mo kundi puro kaguluhan. Diba? Ang dami baklang sabog at real talk lang naman. Ah, kapag sabog ka, eh, di palamunin ka nga. Kung wala ako na-mention kagabi, ay bakit gigil na gigil ka? Bakit? Ha? Ikaw ba yon? Kiniklaim mo bang ikaw yon? Para magigil ka? Ikaw ang natamaan dahil ikaw gawain mo. Oh, really? Really? Saan yung gawain ko? Yung maging palamunin? Ang maging inutil?
ang maging troublemaker sa community? Oh, come on, Nulay Loray. Oh, come on. Diba? Hmm. Putragis ka? Oh, putragis ka din. Ah, back to you. Putragis ka din. Ah, lahat na putragis, sinalo mo na. Hmm. Sabihin mo, nangunguna. Ikaw ang nangunguna sa kanya. Oh, bakit? Ha? Masama ba? Masama ba magkomento? Bakit? Ano yung adyasabog ninyo? Ha? Private, individual? Ha? Hoy! Baka nakalimutan mo, public figure yan, content creator yan. At dito sa social media, ayaw sa gusto mo, mabibigyan ka ng reaction. Mabibigyan ka ng komento. Ngayon, nakita ko yung attire niya na parang bonjing. Opinion ko yon. Opinion ko yon. O ngayon, masama yon. Kung ayaw niyo mabigyan ng opinion, huwag kayong paggalak-galak niya sa social media. Inutil ka. Inutil ka! O bakit ikaw? Ha? Inaano ba kita para sabihan mo ako dito nga punyeta ka? Ano pa yung sabi mo sa akin dito? Bakit inaano ba kita? Ha? Pero okay lang yan. Opinion mo yan. Kasi nandito tayo sa SOCMED. So vice versa. Ganyan din yan sa sabog ninyong inutil na palamunin. Ha? Na batugan. Ha? Social media. Ha? Personality yan. Content creator yan. Ngayon, kung mabigyan ng opinion yan, natural lang yan. Dito sa SOCMED, natural lang yan. Ngayon, ha? Kung feeling sexy-sexy siya doon sa suot niya yon, ako hindi ako nagandahan. Eh, natural lang yan. Ha? Na maglabas ako ng reaction at opinion ko. Ha? Inutil ka. Ha? Ikaw, Nuray-Nuray. Ha? Reactor ka ba talaga? Ha? Defender ka ba talaga? Ha? Para yung utak mo walang laman. Iuntok mo kaya yung ulo mo. Ha? Ikaw yung napatamaan, pero bakit gigil na gigil sa galit, mangumubo? Ha? Affected na affected ka. Bakit? Inaano kita? Ha? Kinurot ba kita sa singit para affected ka dyan? Tanga. Oh, mas tanga ka. Kasi kung hindi ka tatanga-tanga, hindi ka sisipahin sa mga GC. Mas tanga ka. Ha? Pinagyayabang kung i-detress ka, mali-mali naman yung spelling mo. Tatanga-tanga ka. Mas tanga ka. Mm. Ngayon sa'yo, sinabi mong alok na yung pangalan mong kukitanga ka. Ay, mas bagay sa'yo. Luray-luray, ang pitbull kasi itsura mo mukhang pitbull. Ha? At bagay talaga sa'yo sabihing tatanga-tanga ka kasi tanga ka talaga. At least ako, Nuray-Nuray, mamuti man lahat ng pwedeng mamuti dyan sa katawan mo, hindi ka maging kapitan. Ha? Magbigti ka man, magpatiwarik ka man, Nuray-Nuray, hindi mo maranasan maging public servant. Hindi mo maranasan maging honorable. Hindi mo maranasan maging kapitan. Kaya Nuray-Nuray, magbigti ka na, inutil ka, magpatiwarik ka na dyan. Inget? Ha? Inggit ka. Kasi Nuray-Nuray, isa ka lang namang inutil na chismosa at marites sa mga GC at sa mga grupo ninyo dyan sa community ninyo. Kapal ng mukha mo. Ha? Ubod ka ng sinungaling. Ha? Ubod ka ng sinungaling. Kaya hindi ka maging kapitan in your dreams. Di po, gaya commercial, di masalot pa sa'yo. Di anay, bala. Saan na to? Tuloy. Ikaw ang unang nagpapansin sa kanya. Eh, nagpapansin eh. Nagpapansin eh. Eh, di ba? Nagpapansin. Hindi ko nga pinapansin yan eh. Mantakin mo ilang linggo na yan dyan. Pinansin ko ba yan? Hindi. Ha? Pinansin ko ba yan? Hindi. Eh, nagpapapansin eh. Nagpapapansin. Di ba, Roy-Roy? Eh, kung sabihin ko, Roy-Roy, oy, ang pangit mo, Roy-Roy, umiyak kasi wala kang luha. Kasi yon yung opinion ko. Kasi nakita ko sa live mo, umiyak ka, wala kang luha. Opinion ko yon. Eh, gaya din sa kanya. Ha? Nakita ko siya parang bonjing. Eh, hindi ako nagandahan no sa suot niya. Eh, nag-comment ako. Bakit? Bawal ba mag-comment? Ha? Mga inutil kayo dito sa social media. Hindi ka pwedeng mamili kung ano yung gusto mong mabasa at marinig ng mga komento ng mga buzzers. Nang mga buzzers, inutil ka. Masama ba magbigay ng komento dito? Ha? Hindi ko nga pinapansin yan. Ilang linggo na yan dyan. Pinansin ko ba yan? Hindi. Ha? Palaging nakadisplay dyan sa live ng founder mo. Pinansin ko ba yan? Hindi. Ay kaso kagabi nagpapansin. Patola, pumatol, nagribat, nang hamon. Inutil ka. Pasikat lang yan si Loray Gusto din. Matawag na sa kalam. Baka gustong palitan si Maybe ng partner ni Manas na magkiklaim noon na sa kalam. Hello, Ma'am Arlene Clay. Wawa ka naman, no? Isang oras na day off mo. Talaga nagwalwal ka lang dyan. Ha? Ay, kung in-enjoy mo yan. Eh, nanood-nood ka ng mamagandang scenery dyan sa nilaanan mo. At least na-enjoy mo yung day off mo. Pero dahil, dahil sa
tawag to, hangol-hangol ka sa views sa WH. So yan, ang ginawa mo, wawa ka naman. Ha? Takot mag-antiyan kasi uhaw sa pag-ibig ang business. Kaya na miss ni Luray, wala partner. Ayan, di ba? Mm, tuloy. Eh, nakakainis, Ma'am Arlene Bakoy. Ay, bakit ka mainis? Sinano ba kita? Patula ka lang talaga. Ha? Sinasabihan ka dyan ng mga viewers mo, huwag mo na yung patulan. Pero patola ka kasi pasikat ka. Pasikat kang inutil kang bobo ka at tatanga-tanga ka. Mm. Eh, napakumupungaran mo. Oo, oh, bakit? Ang lagay ba, ikaw lang pwede magbunga nga? Eh, meron rin ba akong bunga nga dito? Dalawa pa. Yung ganun na lang alam, ang aalipusta niya doon sa ba? Ay, wala kang magagawa. Wala kang magagawa. Ano, gusto mo ikaw alapustahin ko? Ha? Maglinis ka naman ikaw, ha? Kinuguro talaga, ha? Bakit? Sa halip na maganda-ganda, sana kasi successful yung ating... Oh, are you sure successful? Ilang piraso na naman dumalo. Marami kayo hindi dumating. Ha? Nasaan si Sasna ninyo na pinagyayabang ng founder nyo? Nasaan si Sasna ninyo? Marami kayo hindi dumating. Well, successful ba talaga? Ha? Doon sa mga event nyo, labugay, linugaw. Hanggang doon kagabi, linugaw pa rin yung nangyari kagabi. Successful ba yun? Ha? Second year anniversary kagabi. Feeling mo lang. Feeling mo lang, Nuray-Nuray, successful. Pero sa totoo lang, ang daming palpak. Grabe ang tawa na. Bakit? Kung gusto, pwede mo namang i-enjoy kung ano yung naging resulta ng ano nyo kagabi. Ng event ninyo, pwede mong i-enjoy. Bakit kasi gigil na gigil ka? Affected ka sa akin? Bakit inaano ba kita? Bakit gigil na gigil na real talk ka? Ha? Natamaan ka? Ha? Ano ba? Talagang sapul na sapul ba? Yung atay at balon-balunan mo? Ah, kaya pala nagwalwal. Wala palang pumatol. Ha? Sabi ka sa pag-ibig. Ha? Wala kasing ngipin, kaya walang pumapatol. Bunyeta ka. Luray-luray, natawa ako dito sa mga comment. Aking kagabi. Sila kasi hindi na maibsan yung mga inggit nila. Ay, wala akong inggit sa katawan. Ikaw nga na inggit, di ba sabi mo? Ah, kapitanga, ang laki na ng sahod mo dyan sa Hong Kong. Di ba? O ano hamon mo, views and revenue. Bakit ka nagla-live madaling araw? Oy, inggit ka. Channel ko to. Kahit anong oras ako pwede mag-live, pwedeng-pwede kong gawin yon. Ha? At dito ako, empleyado ako ni YouTube, kaya lang kailangan sipagan ko para magkasahod ako, para matuwa si YouTube sa akin. Ha, inutil ka, ngayon kung malaki ang sahod ko dito sa Hong Kong, pinaghirapan ko yan, hindi ko hinihingi sa mga sponsor yan, inutil ka. Ngayon, sino ang inggit? Ha, sino ang inggit? Bakit ikaw pag nagla-live ka, pinapakailaman ba kita? Ha, bakit? Ha, pinag-uusapan ko ba kung magkano sahod mo dyan sa Singapore? Inutil ka. Ikaw yung literal na inggit. Inggit na inggit. Ilongga ba si Luray-Luray? Hindi po. Ano yata yan? Saan ba yan? Bicolana ba yan? Or Waray? Kung amo siya ang ungo kang mango, di ba? Luray-Luray. Inggit na inggit sa laki na sahod ko dito. Ha, tapos... Madaling araw doon, nagla-live daw ako. Ano daw hapol ko, views and revenue? Eh, bakit pa ako ng YouTube kung hindi naman pala ako kikita dito? Ha? Bakit pa ako nag-apply ng YouTube kung hindi naman pala ako mapakinabangan ng YouTube? Diba? Oh my God, pati sahod ko, pinakailaman na. Ha? Dahil sa kainggit, inggit, inggit, pati sahod ko dito, pinakailaman. Eh, hindi ko naman pinakailaman yung sahod nila sa Singapore. Ha? Tuloy. Wow, what a matandang pitbull na to. Makapagsabi ng inutil yung nanay mo ang inutil. Ay, mas inutil yung mga kasamahan nyo dyan. Ha? Mas inutil. Baka ikaw, Luray-Luray, inutil ka din. Ha? Mas may inutil pa dyan. Oh my God. O, sinali mo na naman yung nanay ko dito. Ha? Ano, Luray-Luray, personalan tayo. Ha? Gusto mo personalan tayo? Isinali mo na nga yung sahod ko dito. Isinali mo pa yung nanay ko dito. Ganyan ka ba katalunan? Wala ka na bang mairibat? Hindi mo kaya? Ha? Hindi mo kaya? Gusto mo personalan? Ay, inutil ka nga, bobo kang tatanga-tanga kang inutil ka. Ha? Diba? Duwa na sila ni Frozen Peanut, Birdie. Diba? Ingit na ingit ka sa sahod ko, sinali mo. Tapos ngayon, si nanay-nanay ko, sinali mo na naman. Wala kang may ribat na tama? Ha? Hindi mo kaya mag-ribat sa isyo? Ha? Inutil ka? Ang layo ng sagot mo? Ano gusto mo, personalan tayo dito? Ha? Gusto mo personalan tayo dito? Inutil ka. Dalat ng inutil. Ikaw ang pinaka-inutil. Ha? Sana
Ha? Sana sunod na buwan, naka-wheelchair ka rin. Kasi parang ingit na ingit kayo sa nanay ko eh. Na hindi naman nag-wheelchair yung nanay ko, walker lang. Kasi nakakalakad na po ang nanay ko. Ha? Walker lang, hindi wheelchair. So kung ingit na ingit kayo sa wheelchair, sana, ha? Sana bukas o sunod na linggo o sunod na buwan, naka-wheelchair ka rin. Ha? Para makuha mo din yung inutil na sinasabi mo. Ha? Maraming nag-i-enjoy o maraming nainis dahil sa kakaibang style ng paraffol ninyo, sa style nyo kagabi. Pwedeng i-manipulate yung paraffol dahil may winning numbers na bago pa yung pagbunot ng winner. Oo, di ba? Hindi ba naman kabubuhan? Ha? Kung hindi ba naman kabubuhan, hindi pa nabunot yung winner, may nanalo na. Palamunin. Palamunin talaga. Literal na palamunin talaga. Yung dyan sa bug nyo. Bakit? Ha? Singer ba yan? Nagko-concert ba yan dyan? Ha? Bakit? Artista ba yan? Ha? Nagsushooting ba yan? Nag-a-acting ba yan? Hindi. Tulog, kain, gisingin para kumain dahil inutil, batugan at palamunin. Ha? Diba? Habang nandyan siya sa Team Abot Kamay, ha? Ganyan talaga mangyayari sa kanya. Maging palamunin, inutil at batugan siya dyan. Ha? Pero pag umalis siya dyan, baka bumago yung buhay niya. Ha? Baka magbago yung buhay niya dyan at matuto siyang tumayo sa sarili niyang paa pag wala siya dyan sa Team Abot Kamay. Pero habang naandyan siya, literal na palamunin, inutil at batugan talaga siya dyan. Yan talaga yung mangyayari dyan. Kasi ang gawin niya lang dyan, upo, ha? Pangiting-iti sa live, pang-display, ha? Kumain at matulog. So, yan talaga. Diba? Uy, Gaga, bakit isama ang nanay? Wala alam yan. Ikaw isa nanay nga. Mango, wala ka may masabi ni Monyo ka, sabi ni Mami lang. Halika dito, Luray. Kain tayo KFC, pero ikaw bayad sa order mo. KKB ba? Mari, Mamsi. Yung inak mo, ang inutil. Ikaw, Luray, sana mauntog ka dyan, madapa ka dyan, madisgrasya ka dyan, para ma-wheelchair ka rin at maging inutil ka. Kasi inggit na inggit kayo, ha, sa pagka-inutil ng nanay ko at pag-wheelchair ng nanay ko. So sana madapa ka dyan, madisgrasya ka dyan, para maranasan mo rin makaupo sa wheelchair, para masabi mong inutil ka din. Kasi inggit na inggit ka sa pagka-inutil. Ha? Kaya habang naglalakad ka dyan, nagla-live ka, kasi hayop na hayop ka sa WH at sa views, sana madapa ka dyan, mauntog ka, mabangga ka, para mag-wheelchair ka bukas. Para at least, hindi ka na mainggit sa pagka-inutil lang nanay ko. Ha? Dapat yung ina mo na lang ang asikasuhin mo eh. Hoy, asikaso ang nanay ko, Luray. Ikaw na inutil ka, nung umuwi ka ng Pilipinas, nag-stay ka sa Team Abot Kamay, yung tiyahin mong namatay, hindi mo napuntahan. Ha? Paano ko nalaman? Na-post mo yon. Kung hindi ka ba naman inutil, tumagal ka dito sa ibang bansa, umuwi ka ng Pilipinas, sa Team Abot Kamay ka nag-stay, pero yung tiyahin mong namatay, hindi mo napuntahan. Inutil ka. Ha? Yung nanay ko, ayos na ayos yan. Every month, ha? Bili ko buong gamot niyan sa isang buwan. Buo yan. Ha? Insure yung gatas ng nanay ko. Ha? Meron pa akong sinasahuran para mag-alaga dyan. Inutil ka, Luray. Ha? Inutil ka. Eh ikaw, kunwari sponsor ka dyan, pero sa totoo lang, kinukulang ka sa pamilya mo. Inutil ka. Mas inutil ka, Luray. Gaga kang bobo. Ang galing mo, Mang Damay. Napaka-bobo mo. Ayan, di ba? Hintay mo, may karma ka din dahil wala ka respeto sa matanda ng gaga ka. Ha? Sana madapa ka dyan, malisgrasya ka, mabangga ka dyan para maranasan mong umupo sa wheelchair. Ha? Dahil inggit na inggit kayo sa nanay kong naka-wheelchair. Ha? Boba, hindi naka-wheelchair nanay ko, naka-walker. Kagaya ng anak ng founder nyo dyan. Ha? Kung mas may inutil yung founder ng anak ng founder nyo. Ha? Kasi yung nanay ko, 80 years old na, di ba? Ay, yung anak ng founder nyo, bata-bata pa naging inutil. Kasi nga, ang tawag dyan, karma, bumalik sa kanya dyan sa mga kainutilan na pinagagawa ninyo. Mga inutil kayo. Huwag ka man damay, Luray, kung gagalang matapang ka. Kahit padaling araw ka na, nandiyan ka naglalak na. Uy, inggit siya! Inutil kang bobo kang tatanga-tanga ka! Kahit anong oras pwede akong mag-live dito dahil channel ko to. Bobo ka kung inggit ka. Ha? Mag-live ka din na madaling araw kasi hindi mo magawa yan. Di ba? Hindi mo magawa. Ngayon, inggit na inggit ka. O mamaya na, anong oras?
Ay, mamaya alas 3, alas 2 naman ay araw, mag-live ako ha. Para mapisa up doon ni Loray Loray. Nakabantay pala sa akin to. Ay, Loray Loray, ikaw yung inggit na inggit sa akin dahil nakabantay ka pala sa akin kahit madaling araw ha. Alam na alam mo, nagla-live ako. O kagabi, nanonood ka sa akin kasi alam na alam mo kagabi na kinontent ko yung Jessabog ninyo. O, ibig sabihin, inggit na inggit ka talaga sa akin kasi nakabantay ka. Inggit ka. Sahod ko dito sa Hong Kong, oh, inutil ka, mag-apply ka dito kung gusto mo. Ha? Hindi ko naman kine-question yung sahod mo dyan sa Singapore. Inggit na inggit ka, malaki ang sahod ko dito. Inggit na inggit ka kasi monetize yung channel ko. Inggit na inggit ka kasi sumasahod ako sa YouTube, sumasahod ko dito sa Hong Kong. Inggit na inggit ka kasi nga mas malaki subscribers ko sa'yo. Inggit na inggit ka kasi matagal na akong vlogger, ikaw ano? Ha? Ikaw, ha? Nag-uumpisa ka pa lang. Dahil hayok na hayok ka sa views and revenue, dahil hindi mo ma-maintain yung watch hours mo at saka yung views mo. Ayan, kahit nag-day off ka, hala sige, walwal, inutil ka. Charity pala, pero ang pamilya niya, pinakabayaan, gaga ka talaga. Yan ang ugali lahat ng silip mo, demonyet. Galit na si Mami Lanza. Baka gusto rin ni Locaret na magka-wheelchair ang nanay niya. Siya na mismo. Siya na mismo ang gusto mag-wheelchair, di ba? Natunaw si Sasna. O, natunaw. Gaya din dati, yung Martin Rivera nila, natunaw din. O, takot din sa timabot kamay na siya natutunaw. Maawa ka, di ba? Binaon mo na, kapitana. Ha? Ray, sana malisgrasya ka dyan. Mauntog ka, mabangga ka. Para maranasan mo maupo sa wheelchair. Kasi inggit na inggit ka eh. Ha? Inggit na inggit ka sa nanay kong nakaupo sa wheelchair. Kaya sana maranasan mo. Ha? Ingat ka dyan. Pag ikaw na nadapa dyan, nauntog at mabangga ka dyan, patay ka. Diyos ko, hindi mo alam maipaumaga. Diyos me, yung Mari. Ay, ano pa kaya alam mo? Ha? Ano pa kaya alam mo? Masakit dyan mo na nag-live ako ng madaling araw. Actually guys, live ko kagabi. Hindi pa naman, wala pa naman 12 yun. Wala pa naman 12 yun. Galit na galit siya, inggit na inggit siya kasi nag-live ako ng madaling araw, hindi ko na yung umaga. Bakit na Loray? Ah, pinarwisyo ba kita? Ah, napirwisyo kita kasi nanood ka, nagpuyat ka. Baka salamat ko ba yun kung nagpuyat ka? Sinabi ko bang manood ka? Ha? Kaya galit na galit pala siya kasi napuyat pala siya kung panood sa akin. Galit na galit siya, napuyat pala siya kung panood sa akin. Ay, kung hindi ka ba naman inutil at tatanga-tanga, bakit ka nanood? Ha? Bakit ka nanood? At bakit mag-questionin kung mag-live ako na madaling araw? Ha? Anong pakialam mo? Ha? Anong pakialam mo? Pinarwisyo kita? Kinurot kita? Ha? Kasalanan mo, nanood ka, kaya ka napuyat, di ba? Mag-live ka rin na madaling araw, Loray. Oo, mag-live ka rin kung inggit ka. Ano ka talaga? Wala. Alam mo guys, nagre-rebat to. Hindi niya iniisip. Hindi niya iniisip na siya yung naging katawa-tawa dito. Nagpapahalatado ka na, ano, gutom ka sa revenue. Of course! Of course, Loray! Dahil buwan-buwan, meron akong tinutulungan galing sa revenue ko. Meron akong binibigyan ng tulong galing sa revenue ko, Loray! Ah, syempre, gusto ko talaga magka-revenue. What for? What for? Kagitikan mo, Loray. 5 taon na akong empleyado ni YouTube, andito pa rin ako kasi nakikita ni YouTube, ha? Nakikita ni YouTube, may pakinabang ako na klase ng empleyado. Inutil ka, bobo ka, tatanga-tanga ka talaga, ha? Putahin mo dito yan at utusan natin itong malon sa building. Kala ko ba napakalaki ang sahod mo? Oh, hindi talaga siya makamove on sa sahod ko, guy. Oh my God! Oh my God, grabe ang inggit ng babae nito sa sahod ko. Loray, Loray, ha? 6,500 lang naman ang sahod ko dito. Multiply mo sa 7.21 ang rate ngayon, Loray, Loray. Ha? Tapo, nagpadala ako, 7.21 ang rate. I-multiply mo, Loray, Loray, sa 6,500. Hindi pa kasali dyan yung mga incentives ko at yung mga extra pay ko at ang overtime pay ko, Loray, Loray. O, bilangin mo, ha? Bilangin mo para lalo kang maingit na inutil ka. Hindi ko pinapakailaman yung sahod mo, ha? Hindi ko kine-question yung sahod mo. Hindi ko kine-question yung oras ng pagla-live mo, ha? Pero inggit na inggit ka sa akin, ha? Dahil ayan, hindi ka makamove on sa sahod ko dito. Inutil ka. Magbigti ka na lang, o kaya magpakamatay ka na lang dyan, ha? Maisip ba si Loray Loray kung meron man nasa puwet niya, utak niya, kay bobo, tanga at inutil, sabi ni Maring Epski. Ha?
Kaya kami matanda, proud kami, hindi kami pinabayaan ng mga anak. Katulad kay Kapitana, hindi niya pinabayaan mga anak niya. Ha? Inutil ka, Lulay Loray. Ikaw makamove on sa sahod ko. Marunong bang mag-multiply si Loray Loray Boonful? Ignore niya yan. Ay, magkano yung sahod ni Kapitana? Ay, multiply ko nga. 6,005 times 7.21. Ay, di po. Lapit-lapit 50 mil. Ha, Loray-Loray? Gusto ko talaga magka-revenue. Kasi meron akong tinutulungan dito. Ha? Tuloy. Ano pwede sabihin mo kay hindi? Bigyan mo kasi ng percent, Kapitana, kasi sa kanya, mura lang sahod niya compare sa amin. Hindi alam. Chess ang pinaglalaban ninyo? At hindi niya alam! Hindi niya alam! Sabi nga niya, noong ilang linggo lang ako dito, hindi niya alam. Hindi nga niya alam kung bakit ang daming buzzers ng timabot niya. Ngayon, kung may alam ka, yes, sabog. Ha? Ngayon, kung may alam ka, i-explain mo. Ha? Bakit maraming kalaban ang Team Abot Kamay? Bakit maraming lumayas ng mga big sponsors sa Team Abot Kamay? Bakit lahat ng talent lumayas dyan? I-explain mo. Ha? I-explain mo. Ha? Loray, Loray, 46,865 sahod ni Kapitana. O, ingat ka. Ha? Noong nakaraang linggo, noong nagpa-Amerika si Madam, 1,000 Hong Kong dollar binigay. O, nitong nagpa-Singapore si Madam, 1,000 Hong Kong dollar din naman ang ibinigay. O, ngayong January to June, ha? 13 days ang holiday ko na hindi ko nalabasan kasi wala sila. O, i-times mo yun sa 230, ang 13 days ko, January to June pa lang. Kasi nagbabayaran kami ng overtime ko, January to June, and then the next month is June to December. Ganyan kami ni Mamang Compute. O, Loray-Loray, mag-bigti ka na, tumalon ka na dyan. At saka, Loray-Loray, hindi ko pinagyayabang kung anong meron ako. Ang pinagyayabang ko lang at proud ako na pagtapos ko yung mga anak ko na walang halong sponsor, inutil ka. Kung ano man yung meron ako, hindi ko pinagyayabang. Yung sahod ko dito, hindi ko pinagyayabang. Huwag mong pakialaman yung sahod ko dito. Ha? Kasi hindi ko pinakialaman yung sahod mo. Inutil ka, bobong tatanga-tanga ka. Ha? Ilang beses mo inulit-ulit. Kasi ibig sabihin, inggit na inggit ka. Magbigti ka na lang, o kaya magpasagasa ka na lang dyan. Ha? Yung buwanan lang, ha? Wala pa mga extra dyan. Loray-Loray, tapos na yung mga anak ko. Isa na lang, yung bunso ko, graduating na next year. Pero may mga pamangkin ako pinapaaral, inutil ka. Ha? Sustentado ko yung nanay ko, pati yung parents-in-law ko, sustentado ko yan, inutil ka. Pati yung parents-in-law ko, naka-insure yan, Loray-Loray. Inutil ka. Huwag pakilaman sahod ko. Dami mong ads di. Oo, kasi every 12 minutes yan, may ads ako dyan. Gaga kagi Loray-Loray, ano ang kinalaman ng nanay ni Dainihay sa iyo? Tanga ka talaga, childish ka, gaga ka, nga abno. Ayan, manapa ka sana, sabi ni Tita Marilyn. Isa lang ang dahilan yan, nainggit sila sa pag sa pa-blessings ni Madam Grace Jasmine Gutual kasi nawalan sila ng big sponsor na nakatulong sa community and every now and then, na gift of love for their founder. Totoo yung mga huwag nyo na iliko-liko yung kwento. Huwag mo na idama yung sahod ko. Huwag na idama yung nanay ko. Diretso na. Diretsoin mo na nainggit talaga kayo kasi napakalaking blessings ang nawala dyan sa community ninyo. Aside ni Ma'am Grace Gutual, may mga iba dyan na silent lang. Pero let's wait and see. Ha? Silent pa lang sila ngayon. Ha? Inutil ka? Ha? Sa lahat ng inutil, ikaw ang pinaka-inutil. Ayan, that's Ki TV Vlog. Good morning sa iyo. Pa-support mga idol. Sige, baba mo lang yung bahay mo dyan, that's Ki. And then, shout out mo yung mga kasama natin. We have 73 viewers there. Ayan, good. Tuloy. Ano ang pinaglalaban ninyo dito? Wala kami pinaglalaban kasi wala kami community dito. Ha, Loray-Loray? Wala kami pinaglalaban. Reactor kami dito. Ha, reactor kami dito. Nagre-react kami dyan sa mga nakikita namin sa inyo. Wala kami pinaglalaban. Hindi kagaya nyo. Kailangan nyo talagang ipaglalaban yung community ninyo. Kasi nga, durog-durog na yan. Ha, durog-durog na yan community ninyo. So, kailangan nyo talagang ipaglalaban. Kami dito, wala kami pinaglalaban.
Ha? Wala kaming binaglalaban dito. Walang pressure dito sa amin. Ha? Inutil ka. Ha? Napaghalata tuloy ang inggit mo, Luray-Luray. Ayan. Ha? Nabubuking ka sa katangahan mo. Diba? Hmm. Tuloy. Wala ka kang pinaglalaban eh. Oo, oh, alam mo naman pala, wala akong pinaglalaban. Ba't ka nagtatanong mo anong pinaglalaban ko? Eh, ikaw mismo alam na alam mo, wala akong pinaglalaban dito. Nagre-react ako dito. Ngayon, ha? Kung titirahin niya ako, eh di, face the consequences. At saka, Luray-Luray, kung totoong, ha, noon ka pa supporter ng Team Abu Tamay, Luray-Luray, kilala mo ako, Luray-Luray. Kilala mo ako, ha? Kung totoong supporter ka ng Team Abu Tamay noon pa. Diba? Lahat ka lang ng bagay. O, hinihingal ka na. Kalma. Kalma. Enjoy mo yung day off mo. Hinihingal ka na. Walwal pa. Mm. Gutom? Gutom sa WH? Gutom sa views? Mm. Hindi ko masabing gutom ka sa revenue kasi wala ka naman masahod. Wala ka pa naman sahod. Kawawa ka naman. Ilang buwan ka na nagwawalwal dyan. Wala ka naman sahod. Ha? Naranasan mo nang umiyak-iyak na walang luha. Nag-effort-effort ka pang umiyak. Wala ka naman sahod. Kawawa ka. Kundi ang meron ka lang, inggit sa katawan. Mm. Laman mo dito sa Team Abu Tamay, yan lang. Mm. Ano? Sarap mo talagang ano. Ano yan? Sarap ano? Hindi ka nalang mag-concentrate yan sa trabaho mo. Hoy! Ba't ikaw hindi ka mag-concentrate sa trabaho mong inutil ka? Ako, Luray-Luray, hindi ko kailangan maglakad kung saan-saan para magkaroon ng part-time para lang masustentuhan ko ang Team Abu Tamay at pamilya ko. Tingnan mo, day off ko ngayon, nakarelax ako dito, nagwawalwal ako dito, kumikita ako dito, may sahod pa ako. Inutil ka. Ha? Huwag mo akong diktahan. Ikaw ang mag-concentrate dyan sa trabaho mo. Ha? Huwag mo akong diktahan. Maganda ang buhay ko dito, Luray-Luray. Maganda ang buhay ko dito. Ha? Bobo, tatanga-tanga ka. Ikaw ang mag-concentrate sa trabaho mo. Diba? Kailangan mo pa maghanap ng extra job para masustentuhan mo yung pamilya mo at ang Team Abu Tamay. Ha? Inutil ka. Hoy, gagang Luray-Luray. Iyan ang oras ng panunood ko rito. Ha? Anong karit pinaglalaban namin ang booking ang katangahan mo? Ha? Diktahan mo ako, mag-concentrate ako sa trabaho ko dito. Ang ganda ng trabaho ko dito, di na mag-day off ko ngayon. O, may baon ako dito. Dipuga ka, Luray-Luray. Makita ko sa'yo. O, may drinks ako dito. May puga ako dito. May upya ako dito. Ha? May juice ako dito. Di ba? May ano pa ako dito? Ha? May Doritos pa ako dito. O, ang sarap ng buhay ko dito. Dipuga ka. Ha? Hindi ko kailangan. Hindi ko kailangan na magpunta kung saan-saan para maghanap ng extra job. Eh, inutil ka. Ngayon, mamayang hapon, yung trip ko maggalagala doon sa night market, maggalagala ako doon. Ha? Bibili na kung anong gusto kong bilhin. Ha? O ba kung diktahan na mag-concentrate sa trabaho ko dito? Ang ganda ng trabaho ko dito. Kahit andito amo ko, maybe ako mag-live. Basta may vacant akong oras. Inutil ka, tatanga-tanga, bobo ka. Ha? Alam mo daw eh na mag-rebat ka sa akin, nangingibabaw yung inggit mo. Ha? Kasi kahit magpatiwarik ka, Luray-Luray, kahit magpasagasa ka dyan sa sasakyan, ha? Hindi ka makakapantay. Wala kang magagawa, di ba? Mga walang utak na defenders, ha? Nang talk, what the heck? Ako pa talaga sabihan mo na mag-concentrate ng trabaho ko dito? Hoy, ikaw mag-concentrate ng trabaho mo. Ha? Hindi yung kahit day off mo, nagwawalwal ka. Kahit naglalakad ka ng aso mo, nagwawalwal ka. Inutil ka. Mm, di ba? Ako pa talaga sabihan mo na mag-concentrate ng trabaho ko dito. Kapal ng mukha mo. Ha? First time ko mag-rebat kay Luray-Luray na talagang ni-play ko yung video niya. This is the first time. Masarap pala rebatan to. Makapag-alipusta ka sa isang tao? Deserve na yun! Deserve na yun! Di ba? Sumalisaling siya dyan eh. Nagmamagaling siya eh. Deserve na yun. Mm. Ngayon kung hindi niya matiis, chupi, chupi. Chupi, 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 chupi. Yes, baby. Where's my scooter? In there, in the table there. In the flower base. Hindi makita scooter niya. Wait lang. Distract ko yung mali mo, hindi niya makita scooter niya. Ayan, sala tayo.
Ikaw ang mag-concentrate sa trabaho mo para hindi ka nag-part-time, gawawa ka naman, matanda ka na, hindi habang buhay, nasa abroad ka. O, di ba, Ma'am Elsa Gonzalez? Yan yung gawin mo, Ray Ray. Ikaw ang mag-concentrate sa trabaho mo. Ha? Inutil ka, kawawa ka naman. Kailangan mo pang magparik-parik kung saan-saan para maghanap ng part-time mo. Ha? Hmm. Sabihin mo, palamunin yung tao. Bakit alam? Palamunin talaga. Bakit? May trabaho ba yan sa timabot kamay? Ha? Performer ba yan? Nagpo-perform ba yan? Nagko-concert ba yan? Para pakainin nyo dyan? Ha? Nagpipelikula ba yan? Ha? Nag-shooting ba yan? Nagpupuyat ba yan? Ha? Wala, walang ginagawa yan dyan sa timabot kamay. Kain, tulog, palamunin, inutil, batugan. Yan talaga yung mangyayari dyan sa lahat ng mga dyan sa Team Abot Kamay na naging talent. Nagiging inutil, palamunin. Kaya gusto ko lahat yan umalis. Walang tatagal dyan kasi masisira buhay nila dyan. Masisira. Nagiging palamunin at inutil. Diba? Tuloy. Para palamunin yung tao. Palamunin talaga. Isa ka sa nagpapalamon dyan. Kasi isa ka sa mga sponsor ng Team Abot Kamay. Isa ka sa nagpapalamon dyan. Sagap yung sabihin mo na ano nang hingi yung bata. Nakanlibing yung sa nanay niya. Talaga naman, nakapost yun sa kanyang Facebook account. Humihingi ng tulong na mabigyan ng disenteng libing yung nanay niya. Tulog ka sa kanggungan, luray-luray. Ikaw, di ba nang hingi ka ng ano? Nang tulong din dito? Yes! Nangingi ako ng tulong, dugtong buhay. Dugtong buhay. Di ba? Di ba? Pero pwede kang humingi. Ha? Bakit in-announce ko ba sa buong mundo? Ha? Dito lang yan naman sa community, sa channel ko. Ha? Inutil ka, luray-luray. Ano? Magkano ang naibigay ng Team Abot Kamay sa inyo, di ba? Ay, konti lang, luray-luray. Inutil ka. Sabi ko sa inyo, ha? Meron pong isang individual na naging sponsor si Teacher Jen na hindi po taga Team Abot Kamay. Inutil kayo, inulit-ulit ko yan. Ha? Meron isang private sponsor si Teacher Jen na nagbigay doon ng tulong na hindi siya taga Team Abot Kamay. Worth mga siguro kung lahat-lahat mga 125,000. Ha? Inutil ka, huwag niyo i-claim na 200,000 ang naibigay ng Team Abot Kamay. In your dreams! Ha? Mga assuming kayo, mga inutil kayo. O, ngayon, lahat ng naitulong na yun, Luray, hawak yun ang recipient ko. Ha? Hawak yun ang recipient ko. Transparent yun na nakuha nila yung pera na yun. O, sa inyo, transparent ba? Ha? Sa 200,000? Hoy, kapal ang mukha mo, huwag kang assuming. Ang kapal-kapal ang mukha mo para magsabi na 200,000, ang kapal ang mukha mo. Ha? Kung pwede ko lang i-reveal dito kung sino yung private sponsor ni Teacher Jen na nagbigay ng halos 125,000. At bago niya tinulungan yon, kinuha niya yung mga medical history ni Teacher Jen. Bobo ka, inutil ka, tatanga-tanga ka. Oh, may preba ka? May preba ka na 200,000 na naibigay ng Team Abot Kamay. Bago ka magwalwal, make sure na may hawak ka. Ipunin mo lahat ng taga-Team Abot Kamay dyan na nagbigay ng tulong kung umabot ba ng 200,000. Ha? Challenge kita! Ha? Ipunin mo lahat ng mga taga-Team Abot Kamay na nagbigay ng tulong sa akin nung time na yon. Ha? Tutal, may mga GC kayo dyan? Or i-announce mo dyan sa mga channel ninyo na mag-comment lahat na nagbigay ng mga taga-Team Abot Kamay kung umabot ng 200,000. Ang kapal ng mukha mo! Ha? Bobo ka, tatanga-tanga ka! Ha, nakarinig ka lang, naniwala ka naman. Para kang si AS26 na inutil, ha, na narinig lang, ha, kay may warrior na may kapit ako, ha, nakikisaw-saw din, akala mo siguradong-sigurado. Ngayon, ang nagkabukingan, sabi niya, naikwento lang sa kanya. Ganyan din nangyari sa Luray-Luray. Naikwento, narinig mo lang, pero wala kang prueba na 200,000 na naibigay ng Team Abot Kamay na inutil kang bobo ka. Ngayon, sina-challenge kita. Ha? Sina-challenge kita. Sabihin mo dyan sa lahat ng taga-Team Abot Kamay kung sino-sino yung mga nagbigay doon kay Teacher Jen at i-compute mo kung merong 200,000 ngayon. Pag walang 200,000 yan, Luray-Luray,
ay kapunon tagid karon, ha? Kapunon tagid karon, inutil ka. Mm. May na may malala pa nga ako noon nung umalis ang Birador. May isang warrior na nagbawi, di ba? Idol ka pa. Alam na kami noon eh kasi nga nang nangingaw-ngaw. Oh, ah! Ha? May isa pa lang sponsor dati. Binalik ko yung pera niya. Ha? Binalik ko yung pera niya dahil nagngaw-ngaw sa social media na nagbigay daw siya ng isang libo. Ha? Binalik ko yun. Binalik ko yun kahit na ibigay na yun sa charity. Binalik ko yung pera niya. Ha? Nuray-nuray? Kaya I challenge you. Ha? Ipunin mo lahat ng sponsor sa Team Abot Kamay kung sino-sino nagbigay ng time na yun. Ha? I-compute mo kung meron 200,000 piso. Ha? Inutil ka. Mm. Binawi at naibalik na nakita ko resibo nung ibinalik, ha. Kaya doon ko nakita style nila. Nakakatakot sila magbigay kasi nababawiin din, di ba? What the fuck? Sorry now. You all are getting your own medicine. Kung panay ang sabi nyo dito sa Palamunin and the boys, Pikwa at iba pa, masakit din ba? Better stop barking like dog and well, stop in this end. Sabi ni Ma'am Pranyap. Hindi ko naintindihan ni Ma'am Pranyap. Hindi ko naintindihan. Oh, next. Ilang ano yan? Ay, sarap po pala ribatan, no? Ha? Ray, ray? Hello? Nakikira kita. Mm. Na hindi ko makatala sa sabihin mo, naghahamon ako. Naghahamon na, di ba? May word na binanggit doon, si Jezebog, na hinahamon ko kayo. Ah, turog kaya ito sa kangkungan eh. Nuray-nuray, bago ka mag-ribat, ah, pag-aralan mo muna. Ah, pakinggan at pag-aralan mo muna kung paano mo i-ribat. Ah? Oo na na talaga, kasi hirap dati kaaway, kaya patapos na ako dyan sa kaming pagbayang ko at kaya okay na ako sa away. Kaya goodbye na lang sa akin. Kaya walang life na okay, yung ganun sa ano. Kasi meron yung parang binapanatan ko rin si ano, Rory TV. Parang binapanatan ko si ano. Naghahanap pa lang daw yung lulay na ano. Sa mga comment section. Hindi ko lang alam kung ano mo yun. Kung tawag yun ito, kung fake account mo yun. Hindi ko lang alam kung fake account mo yun. Kung hindi ikaw yung bumabanag kay Mami Burley. Ah, pumasok sa Rory. Matagal na kung akong tumigil yan at may Marley komento na ako talaga. Pumasok sa Rolly kasi. Sa hindi ko lang matandaan kung anong ikon, kung kaninong live yun. Kung kay ano, kasi dalawa lang naman ang tumigil. Kaalmosal muna ako. Huwag ka na mag-almusal. Walwal mo, busog ka na. Almusal kanina. Dita mo yan? Ha? Sabihan mo ako na trabaho ko yung mag-concentrate ako sa trabaho ko dito. Ay, ikaw, almusal mo. Hindi ka ba nag-almusal? Nagwalwal ka na. Di ba? Dahil hayok na hayok ka sa WH at saka sa Vios, ha? Kahit hindi ka ba nag-almusal, nagwalwal ka na. Sige, okay. Accept ko yung sinabi mong fake account. Wala to. Wait. Inutil yun? Patugan yun? Kaya nga eh. Kaya nga umalis na, di ba, Loray? Yan yung purpose. Ha? Umalis sila dyan kasi pag nandyan sila, ha, naging inutil talaga sila kasi tinuturuan ng founder nyo maging tamad. Ha? Tinuturuan ng founder nyo maging inutil, maging tamad at maging palamunin. Yung kakain-kain, tulog-tulog lang dyan, di ba? Kaya yung pag umalis sila, at least, di ba? Wala na, may freedom na sila. At natututo sila maging responsable at tumayo sa sarili ng paa. Di ba, ang sakit din pakinggan yan pag ganyan ang sasabihin? Masakit talaga, kaya nga nasaktan ka eh. Nung sinabihan yung si Pekwa din na batugan, tamad, asa sa sponsor, di ba masakit din yon? O ngayon, naramdaman nyo? Bago pa lang kayo, bago nyo pa nakilala yan noon. Si Mami Merle, nandyan na yan si Jess. Sabi? Sigurado ka? Kwento lang yan ang founder nyo. Kwento lang yan ang founder nyo. Pero ikaw,
Nakilala mo ba na dati pa si Jess eh, nandiyan na yan? Ha? Narinig mo lang yan. Narinig mo lang kwento na sa'yo yan. Nga ni Mami, wala pang timabot kamay. Nandiyan na yan. Bata pa yan noon. Hindi lang. Eh, di pala. Dalawang taon na yung timabot kamay. Eh, dapat yung noon pa yan nandiyan. Eh, total, sabi ni founder nyo, andiyan lang siya nakatira ako sa QC. Malapit lang yan. Pero dalawang taon yung timabot kamay. Bakit parang hindi nakita na dumadalaw-dalaw dyan? Ha? Bakit hindi nakita na dumadalaw-dalaw dyan? Hindi kasi matanggap eh. Tanggap na tanggap? Bakit hindi? Sa itong dalawang magkapatid na to, sige, magdakdak kayong dalawang magkapatid kayo. Talaga. Bakit? Ha? Bakit magbawalan mo si Jocelyn Flores tsaka si, ano, si Florinda Rivera na magsalita? Bakit? Sino ka? Ha? Sino ka? Ikaw ba nagpapalamon sa kanila? Ha? Ang titirahin ko ka rin kayo. Hindi tirahin mo, tirahin mo. Ha? Ako, ano, papayag na gaganyan ninyo. Ba, hindi daw sa papayag. Huyo. Ha? You're that powerful? Ha? Ayan, thumbs up na noong sa wonderful time. God bless. Ma'am Leonie Ariola, may galap shout out. Thank you so much po. Happy Sunday. Kami na nahimik na kami. Hindi na namin binabanggit yung... Yun nga eh, nanahimik na kayo. Ha, pero yung founder nyo, hindi makatiis, nag-ribat. Alaga nyo ah. Dahil din sa pakiusap ni Mami Merli sa amin. Bakit? Ha? Bakit? Itirahin yung gusto nyo. Tingnan natin. Ha? Ano yung inggit kayo? Akala... Oh, ikaw ang inggit! Ikaw yung inggit na inggit! Ay, tanga, bobo, luray-luray, nasa talayan, Quezon City, si Jezebel, inutil ka talaga, o, di ba? Inyo, ano? Akala nyo hindi makakakuha si Mami Merle, hindi na makakaalan ng ano, nang sinabot ka? Ay, hindi! Hindi, yan ang luray! Expected na namin yan, na pag lumayas na naman yan, si Jezebong, meron at meron na namang makukuha yung founder nyo kasi hindi mabubuhay yan na walang alaga dyan kasi magugutom. Ah, yung evacuation center niya pag wala siyang pang display dyan. Kaya hindi mong sabihin din namin matanggap? Hindi, tanggap na namin yan. Tanggap na namin yan na hindi mabubuhay ang founder nyo kung walang pang-display dyan sa Team Abot Kamay. Tanga ka, Luray Luray. Ha? Ikaw yung hindi nakakaalam. Hindi na kami makakapag-alaga dito. Ayun yata, hindi makabog. Ano akala nyo kay Jezebong? Ha? Aso? Alagaan nyo? Ha? Akala nyo yung mga talent nyo, mga aso lang na kayang-kaya nyo alagaan? Kami, dalawang magkapatid? Hindi kayo makabukon? Ikaw yung hindi makabukon. Ma'am Gloria Ismuth, good morning po. Oo, sa lahat ng Ismuth, ito yung magaspang. O, taga-tatalon, Quezon City yan, alaga nila. O, di ba? Taga-tatalon. Tapos sabi ni Maring FC, taga-talayan. Simula dumating ako doon, wala ako nakitang baklang sabog na napunta doon. Sinungaling yan, si Banang. Ha, mapagawa ng kwento. Ay, Clarissa Martino, may galap siya. Shoutout, happy Sunday. Ha? Kung dati na niyang alaga yan, di ba, andyan lang naman yan si Quezon City, pwede naman siya dumalaw-dalaw dyan mula nung may Team Abot Kamay. O bakit pa rin nakita nino niya dyan? Ngayon lang. Ha? Bakit ngayon lang? Di ba? O, Lokaret, tatanggol ka ng tanggol kay Jezebel, baka sa kalaunan, balaurain nyo rin yan. Okay, okay, si Clarissa, oh. Okay, ladies po, magpahinga kasi anong oras pa lang naman dyan sa ano, video is. Nagpaubaya kami sa inyo, ilang linggo yan. Aba, kasalanan nyo yan, bakit hiniling ba namin? Hiniling ba namin na paubaya ka? Kasalanan nyo yan kasi mga inutil, tatanga-tanga at bobo kayo. Magdi-declare kayo na independent vlogger, independent defender, independent warrior kayo. Pero bakit kayo nagpadikta? Ha? Bakit kayo nagpa-control at nagpadikta dyan sa founder? Ha? Kasi kung totoong independent kayo, walang pwedeng magdikta sa inyo kagaya nung sa amin dito, walang nagdidikta dito. Ha? Inutil ka. Ha? Tapos sabihin mo, pasalamat kayo. Ha? Kasalanan nyo kung bakit kayo tumigil. Kasalanan nyo yan dahil tatanga-tanga kayo. Ha?
tatanga-tanga kayo, nagpa-control kayo doon sa founder ninyo na ilang beses na nag-declare na hindi na kayo connected sa Team Abot Kamay, hindi na kayo defender ng Team Abot Kamay, di ba? At hindi na kayo member ng Team Abot Kamay. Supporter kayo dyan kasi gusto nyo mag-support dyan at gusto nyo isiksik yung mga sarili nyo dyan. Ngayon, ilang beses nyo nag-declare na independent kayo, nagpagawa kayo ng mga logo nyo na independent blogger warrior kayo, bakit kayo nagpaligta sa founder nyo? Ha? Ngayon, kasalanan nyo yan kasi nagpaligta kayo, tumigil kayo kasi ang tatanga nyo, ang tatanga-tanga nyo, di ba? Tatanga-tanga kayo. Saan kayo nakakita ng independent na under control? Ha? Tatanga-tanga ka talaga, Roray Loray, sa totoo lang. Sa nagsabog ng katangahan at kabubuhan, sinalo mo lahat. Di ba? Tapos sabihin mo, pasalamat kayo, tanga ka! Tanga ka! Ha? Nagpaubaya kami kahit anong mga... Bakit? Ha? Sinabi namin, uy, magpaubaya kayong mga inutel kayo. Kasalanan nyo! Kasalanan nyo dahil nagpa-control kayo dyan sa founder ninyong manipulative. Tatanga-tanga rin kayo, wala kayong sariling isip. Alam nyo sa sarili nyo, independent blogger kayo. Independent, ha? Defender kayo. Bakit kayo nagpaubaya? Bakit kayo sumunod? Dahil tatanga-tanga ka. Nagkasabihin nyo, tinatawa na lang namin dito, pero nagpro-provoke talaga kayo eh. Oo. Oh, bakit kayo na-provoke? Ibig sabihin, wala kayong paninindigan. Ha? Maano kayo? Marupok kayo. Ibig sabihin, marupok kayo. Diba? Oh, kahit i-provoke ninyo, oh, kung hindi ka talaga mapuprovoke, kung meron ka paninindigan, ha? Ha? Diba firm yung stand mo doon sa paniniwala mo sa binatawan mong salita? Bakit yan napaprovoke? Kasi nga mga inutil kayo. Yes! Yes po, for the girls only. Alam na this, bakit siya Jess Sabog. Ayan. Kung hindi naiintindihan yan ng Team Abot Kamay, bobo talaga sila kung bakit Jess Sabog ang pangalan yan. May clone ako. Ang makapal ng mukha, wag mo sabihin na yung ano yung guest namin dito, ang makapal ng mukha. Makapal talaga ang mukha niyan. Palamunin talaga yan. Inutil, batugan talaga yan. Ha? Makapal talaga ang mukha niyan. Kasing kapal ng mukha mo, Loray-Loray. Oh. Ah, kaya pala gigil na gigil siya na nag-live ako ng madaling araw. Kasi title ng live niya dito, tara, pasyal tayo kahit puyat. Kasi nga, napuyat siya doon sa... Wala, nalaubat ako. Wait lang. Tama na ba live ko? Bakit ako nalaubat? 4%? Buti na lang kita ako 4%. O, oh, diba? Mamaya ma-overheat na naman yan. Sabagay, pag namatay yan, edi mag-end tayo. Diba? Kaya pala, gigil na gigil siya na nag-live ako madaling araw kasi title ng live niya, tara pasyal tayo kahit puyat. Napuyat siya ha, sa kakapanood sa akin. Tuloy. Jocelyn Flores, si Jess is wala siyang whitey kasi hindi yung taong tipong kismoso. Wow! Bakit? Saan galing yan, Jess nyo? Saan galing yan, Jess, sabog nyo para sabihin mo hindi chismoso? Hoy, inutil kang Loray-Loray ka. Public figure yan. Apat platform yan. Social media influencer yan. Sabihin mo hindi siya, ano, hindi siya chismoso? Kapal ang mukha mo, Loray-Loray. Ha? Inosente ka ba, Loray-Loray? Kunwari lang na independent sila ba nang din ang nag-utos noon kasi ang mga defender ng TAC ngayon wala na kasi mapupuntahan. Diba? Hello, Clark. Sabi ni Tita Agnes. Ayan. Diba? May love shout out din po si Serena. Ayan. Team ng mga sinungaling yan, TAC. Puro mga kapit sa mga sponsor, sabi ni Bianca. Diba? Pinuyat mo siya, Ate Kapitana. Oo, kaya pala gigil na gigil siya. Na nag-live ako kagabi, sabi niya, bakit hindi mo malang pinaumagahan? Bakit daw ako nag-live kagabi ng madaling araw? Bakit hindi ko na lang daw, hindi na lang daw ako nag-live ng umaga? Di ba namuproblema siya sa akin? Namuproblema siya sa akin, napuyat siya. Oh. Chismosa. Oo, chismosa talaga yan.
Chismosa talaga yan, dyan sa book ninyo. Ayaw niya mag-ano lang, ano, para na sa kanya yung FB, may FB, saka may, ano, may TikTok account siya, saka Instagram. Oh, hindi pa chismosa ang lagay na yon? Ha? Hindi pa chismosa ang lagay na yan? Hahamunin mo? Ano? Nabuksan niya ang YT niya. Bobo! Wala akong sinabing buksan niya yung YT niya. Gumawa siya ng channel niya. Paano niya buksan eh? Wala pa siyang channel. Ha? Bobo ka talaga, Lulay Loray. Ha? Sabi ko sa kanya, gumawa ka ng YouTube channel mo, ribatan mo ako dito. Wala akong sinabing buksan niya yung YT niya. Paano niya buksan eh? Wala pa namang account yan. Bobo ka. Ayaw nila magawaan ng YT kasi maagawan sila ng palipad sa kamawala ng sponsor. Correct ka dyan, Clark. Ha? Kita nyo dati. Ha? Nung inactivate nila yung YT ni Ram Castillo, inggit na inggit sila, no, ang daming palipad doon kay Ram. Kaya itong si Jess, ha? Sabi niya, tumigil ka, matakin mo yan, nag-collab siya doon sa Mother and Son, lahat doon naka-upload sa Mother and Son. Diba? Ayaw niyang i-activate ni Jess itong Facebook niya, kasi daw, baka daw mabas, kasi inosente daw ito sa mundo. Diba? So, ayaw nila magpa-YT kasi once na mag-YT ito, ha, maaagawan sila ng palipad. Ganyan sila kay Nutel. Itsura pa lang ni Lulay Loray, kita mo na agad na chismosa. Christopher Menangtak, sabi ni Bianca, di ba? Oh, tama ka, Clark. Bakit? Anong ilalipat mo sa kanya, sis, ano, sis Jocelyn Flores? Kayong dalawang magkakapit, lalong-lalong kang tanda, Florinda pa. Oh, bakit ikaw, feeling ano, feeling teenager ka? Ha? Tatanda ka rin, Loray Loray, tandaan mo yan. Magwe-wheelchair ka rin, Loray Loray. Ha? Magwe-wheelchair ka rin, tandaan mo yan. Kaya mag-ingat ka dyan. Pag ikaw nabangga at nanapa dyan, ha? Patay ka, magwe-wheelchair ka rin. Tapang mo eh, apog. Bakit? Ikaw lang may karapatan na magtapang at magkapal ang apog? Ha? Yung iba hindi na? Bakit? Anong kinakain mo? Ginto? Ha? Ginto bang kinakain mo para ikaw lang may karapatan? Ha? Eh, Florinda ka eh. Black ko kasi ako eh. Bakit ka na yung black? Ay, hindi ko nakita yung ano. Ano? Hindi ko nakita yung... Oo, ano? Mang Gloria, may bas-bas po si Mami. Oh, abnormal ka talaga. Abnormal ka talaga, Loray Loray. Ha? Abnormal ka talaga. Kung hindi ka ba naman abnormal, i-announce mo dyan na may bas-bas kayo sa founder nyo para mamribat, ha? Para mambalahura. Ha? Kung hindi ka ba naman abnormal, ha? Abnormal ka talaga. Oh my God, tumang-tuwa pa siya. May bas-bas daw siya ni Mami niya. O yan guys, ulitin ko ha. Ang founder po ng isang charity or humanitarian organization, ha, nagbigay po ng basbas para mambalahura ang mga vlogger niya. Diba? Ipopromote nila yung kanilang charity organization, ha, sa pambabalahura. Diba? Ma'am Jocelyn, saka mawalan sila ng sobre na ilalagay sa bank po. O, Clark, babe ka dyan, ha? Ha? Baka naman toy boy ni Banang si Jess kaya nasa tak kahit wala ng talent-talent, di ba? Bye-bye muna host. Ayan, maya na lang ako makinig pag may live ka ulit. May gagawin pa. Sige po, Ma'am Jenny Basco, ingat ka po. Thank you so much sa pagpunta mo dito. Happy Sunday. Kaya ginsipa yan sa JC, lalo na gintapon ng mga kaibigan sa kangkungan dahil traidor, backfighter, chismosa, di ba? Demedel, gandang tanghali po. Bakit galit sa'yo to, ano? Si Jocelyn Flores, inaano mo ba to? Kinig lang muna at maliligo lang. Ako lalo mainit pakiramdam po sa tangang lukring na to na walang kwentang dinadakdak, sabi ni Mami Marisa. Sige po, Mami. Baka mag-i-end na rin ako kasi mag-live at si Mars Rhea 12 na. Diba? Pwede naman tayo mag-live ulit mamaya kung may vacant slot. Booking ka na, Lola. Diba? Ay, mayong aga, ho. Sigma kita. Sige, Mami Chupi. Ay, Mami, sigma ko ni Mami Chupi. Ha? Ha? May ano ako dito? Adobo na spare ribs. Oh. Hindi po, ga. Kami ko, Loray. Sabihin mo, concentrate ako sa trabaho ko dito. Sarap ng buhay ko dito. Wala po magawa, eh. Kaayos lang po ng YT ko. Makapag-live na po ako mamaya. Ay, ito nangyari sa YT mo. Di ba? Oh, mag-live muna si Mars Rhea after ko. Ayan. Mabahan natin. Mars Rhea, mag-set up ka na. Ang gusto mo.
Mga 3 p.m. Clark, pwede ka na mag-live siguro. Siguro mga 3 hours sa Australia, mahaba na yun. Di ba? Marisak yaut yan, gandang tanghali, may galaw shout out. Oh, di ba, Lorraine, Lorraine? Ang sarap mo talaga ribatan, no? Ay, naku, ang kahangag mo, gibala? Ha, Lorraine, Lorraine? Ang kahangag mo, gibala? Ha? May paspas po si mami po. No. Ang kahangag mo, gid? I-announce mo dyan, ha? Binas, may basbas na founder nyo para mag-ribat kayo, mambalahura kayo. Ang kahangag mo, gid, nga bala? Ha? Igarap po ng pagkahangag mo, oh, di puga ka. Sira talaga sila si ano, si Jess. Na ano, na, ano sila, ano, na real talk sila po. Yung sila... Oh! Saan banda na real talk? Yun yung sinabi ng found ni Jess kagabi. Pantayan nyo, ha, yung mga pagtulong at pag-charity na ginagawa ng Team Abot Kamay. Real talk yun? Ha? Boba ka, Arlene Akuray. Ha? Boba ka. Bakit namin papantayan? Charity organization ba kami dito? Committed ba kami na tumulong sa mga taong nangangailangan? May commitment ba kami, ha, para tumulong sa mga taong kailangan? Ha? Lisensyado ba kami sa Security and Exchange Commission para tumulong sa mga taong nangangailangan? Bobo ka! Kagaya ka ni Jess Abong ninyo, bobo na walang utak! Ha? Manghahamon kayo doon sa mga kapwa ninyo charity, ha? Charity vloggers or charity community. Doon kayo manghamon. Kami kayo dito, reactor kami dito, buzzers kami dito, and we are not an organization, and we don't have community. Mga team kami dito, hindi kami community. Bobo! Oh. Di ba? Malutong ang bobo! Di ba, Mami Chupi? Kaya pala sabi ni Smoot, umpisa na ba ang laban? Oh. Walang iyakan! Walang iyakan! Walang korte-korte! Dahil may basbas kayo ng founder nyo, okay, fight tayo dito. Ha? Walang iyakan, ha? Pag umiyak kayo, kailangan gandahan nyo yung may luha, ha? Ha? Yung may luha. Tapos, ano, si founder ninyo, bait-baitan kunwari, ha, in hotel, ha, bait-baitan kunwari, tapos utusan kayo, ha, utusan kayo mambalahura at magribat, dahil yan talaga ang ugali ng founder nyo, mula noon hanggang ngayon, hindi na kami nanibago, ha, hindi na kami nanibago, expected na namin yan. Si S26 mismo ang papatunay na inuutusan kayo ng founder nyo para magribat, para mang traidor, para mambalahura. Sabi ni Jess kagabi. Ano? Ha? Real talk sa inyo yon? Ha? Yun na yung real talk sa inyo? Kaluoy man sa inyo, no? Ha? Kayo ang na-real talk? Kayo ang na-real talk? Ha? Sabog, di ba? Sabog kayo. At saka, tawag dito, tagos sa atay at balon-balunan nyo yung live mong kagabi, kaya naman bigla-bigla nagbigay ng basbas yung founder nyo, sige, mag-rebat na kayo, or else, di ba, sabog tayong lahat dito. Hindi tayo pwede magbait-baitan, ha? Kasi pag magbait-baitan tayo dito, sabog tayo dito, kaya naman nagbigay ng basbas yung founder nyo, mga inutil kayo, ha? Mga inutil kayo. Thumbsack na, hindi na magbabago yan si Banang. Wala na magbabago yan. Ha? Duna na sa pagkataon na yan. Duna na sa pagkataon niya. Ha? Lagi po copyright na warningan ako ni YT na 24 oras po. Di pwede mag-live. Muntik na ako. Bakit ka naka-copyright? Ah, doon sa ano? Doon sa kantahan mo? O bakit sa MCJ? Nakakanta din naman yan. Ah, kasi minsan yung mga live mo, may mga background music. Yun, doon ko naka-copyright siguro. Kasi ako yung in-upload ko na kanta, sharing siya, pero naka-green yung kanyang dollar sign. Oo, naka-green, sharing nga lang. Ano? Okay, this one is home. Hoy, lunukin mo na yung kinakain bago magsalita, bastos mo. Kasi sila ka nag-uumpisa, lalahimik na ang Team Abot Kamay. Oh, bakit kasi sila nahimik na kayo? Bakit? Bakit kayo na-provoke? Ah, hindi kayo makatiis, ano? Hindi kayo makatiis. Ah, kasi wala kayong kikitain din.
Magbait-baitan kayo dyan. Wala kayong kikitain. Tingnan niyo yung mga upload niyo sa mga charity niyo, sa mga event niyo. Hindi naman mataas ang views. Ha? Dito sa mga views niyo, sa mga ina-upload niyo about sa mga charity niyo at sa event niyo, wala kayong kikitain dito. Promise. Ha? Kaya sabi ng founder mo, ang dami natin pwede i-content dito sa community natin. Ha? Pero nangyayari, lahat ng charity event nyo, naka-upload sa channel ng founder nyo. Tapos kayo, ano lang kayo, kuha lang kayo ng konting clip, para mayroon na kayo ma-upload ng mga ilang minutes. Ha? Pero lahat ng event, lahat ng mga charity yung naka-upload sa channel ng founder nyo. Ngayon, pag hindi kayo nag-rebat, wala talaga kayong kikitain. Ha? Wala talaga yung kikitain dito sa channel nyo. Wala nang okay lang yung wala kayong kitain kasi may natatanggap na naman kayo sa mga sponsors. Ha? Pero pag hindi nyo talaga minimaintain itong views ng mga YT ninyo, ha? Mauubos yung watch hours ninyo, madedemonetize talaga kayo. Ha? Madedemonetize talaga kayo pag hindi nyo na-maintain yung watch hours ninyo sa mga channel ninyo. Kasi habang hindi kayo nagla-live dyan, ha? Yung mga views ninyo konti lang, short videos lang yung ginagawa ninyo, mauubos yung watch hours ninyo, madedemonetize kayo. Ha? Mga inuutel! Ha? Kaya hindi talaga kayo pwedeng magbait-baitan. Hindi talaga pwedeng hindi kayo mag-rebat. Kasi kayo ang kawawa dito. Kaya sabi ko, ang tatangatangan bobo nyo na mag-declare na independent kayo pero nagpapakontrol kayo sa founder nyo. Yung founder nyo, walang tigil ang kabi. Pero kayong mga vlogger, ha? Pag hindi nyo na-maintain yung mga channel nyo, madi-demonetize kayo kasi mauubos yung mga watch hours ninyo. Kaya ikaw, Uray, ha? Huwag mong questionin yung live ko na madaling araw. Ha? Mag-live na kung gusto mo. Ha? Kaya yung watch hours mo, hindi mo ma-maintain. Di ba? Inutil ka. Nanahimik na ang ano? Nanahimik na ang mga vloggers dito? Oh, bakit kayo mag-ingay ulit? Hindi manahimik na kayo for life? Ha? Manahimik na kayo for life kung gusto nyo. Bakit kayo magwawalwal ulit? Dahil utos ng founder. E di mga uto-uto kayo. Mga uto-uto kayong mga inutil kayo. Bakit nususundan yung umpisaan namin? May choice kayo. May choice kayo na huwag mag-rebat kung totoo talaga na wala ng rebatan. Inutil kayo. Uto-uto talaga kayo ng founder nyo. O walang mag-rebat. Walang mag-content. Walang sasagot. O saludo kayo lahat. O sige na, pwede na kayo mag-rebat. Magwalwal na kayo. O, kayo naman uto-uto din. Susunod-sunod din kayo. Di ba? Mga uto-uto talaga kayo. Mga inutil kayo. Inutil kayo yawak. Di ba? Hoy, nakakaangas kang talaga. Bata ka pa sa akin. Pero ang itsura mo parang 70 years old na. Pinaglihi ka talaga sa sama ng loob. Kaya ganyan. Ha? Ganyan na lang ang sama ng loob mo kay Dainey Highs. Ingit siya, mami, matakin mo na kailang ulit siya, malaki daw sahod ko dito. Mag-concentrate talaga ako sa trabaho ko dito. At bakit ako nagla-live na madaling araw? Di ba? Yung ingit niya talaga. Ha? Yabang nako, ining bahana, oy, why buot? Sabi ni Ma'am Dimedel. Opo, lagi po gano'n. Hindi ko po namamalayan ng green ang dollar sign. Minsan po kaya ingat po. Kung ngayon na dapat bantayan ko po lagi, ayan, di ba? Tuloy. Mars Raya, mag-comment ka kung ready ka na. Pinaprovoke nila ang mga tao. Oh, naprovoke kayo. Di ba effective? Lulay-luray na inutel. Di ba effective? Effective yung ginagawa ko. Naprovoke talaga kayo. Na naprovoke talaga kayo. Ha, doon pala sa comment section ni Angie nung pinatulan ko, naprovoke agad yung founder nyo. O kagabi, ha, sinagot ko yung sinabi ni Jess, isipin, hindi niya naman pwede naman inisagutin nyo, pwede niya naman ignore yun. Kasi kilala niya naman ako the way na mag-rebat ako. Ha? Kung talagang matagal na kayo sa Team Abot Kamay, kilala niyo ako kung paano ako mag-rebat, paano ako mag-provoke. Yung ginawa ko kagabi, pwede niya naman ignore yun. Sabihin nyo kay Jess, sayaan mo na yan, Jess. Ha, wala ka maririnig na maganda dyan kay Kapitanga. Ganyan talaga yan. Mula umpisa, ganyan talaga yan. Pero ano nangyari? Naprovoke kayo. Diba? O, may
Nagtiyan talaga kayo. Anong nanahimik? Eh, yan na nga, nangangaw-ngaw ka para lang may masabi ka. Better your mouth. Better your mouth shut. Di ba? Saan kaya nilagay utak ni Loray? Oh? Doon sa ingron niya. Ngayon? Lamon? Titirahin na naman nila si Kes na naman. Oo. Oh. Oo, di ba? Titirahin talaga yan. Nagpapatira eh. Titirahin, di ba? Eh, yung founder niya, mahilig sa tirahan yan eh. Ang tawa dyan, ang uto-uto silang lahat. Oh, uto-uto talaga sila, Mami Chupi. Na wala nang ginagawa yung bata sa kanila? Wala nga, di ba? Wala naman siyang ginagawa. Wala naman talaga siyang ginagawa. Kaya nga siya sinabihan ko na batugan, inutil at palamunin. Kasi wala naman talaga siyang ginagawa. Ay, Lamon Pamor, Leloray. Lamon Pamor. Ang kapatid na to eh. Lalo ka lang itong si ano, Rivera. Ay, hindi makagitober kay Rivera at saka kay ano. Ano? Lang mo lang. Oh, ano? Grabe, talaga yung pananalita niya na pagkaano kanina eh. Nakita ko yung sa tanwili niya, si ano, si Jess. Oh, ano? Pinatanggap ko lang sa akin. Oh, ngayon. Gayahin mo, Leloray. Gayahin mo, ganyan, ganyan mag-rebat. Ha? Yung talagang ano talaga, yung tawag din, tangus na tangus ba? Ha? Bahala yung mga ibang kasamahan ko mag-rebat, ano dyan? Mas ano sila dyan? O, akala ko ba, tinatakot mo ako mamayang gabi, ribatan mo ako, bakit sabi mo ngayon eh, bahala yung mga kasamahan ko mag-rebat dyan? Ganyan siya. Bakit ikaw? Hindi ka magre-rebat? Ha? Unang araw pa lang ng ano, ng event ng ano? Ano? Ay, pag-apat pala kasi yung event na yung ano, yung Mr. Pugay na eh. Oo. Ayan. Diba? Oo. Nang celebration ng ano, ng Team Abot Kamay. Nandoon lang, pinintasan niya pati yung sa ano lang... Ah, wala kang pakialam! Ah, opinion ko yun! Kasi alam mo, Loray! Ha? May experience ako or may alam ako sa pag-organize ng event, especially diyan sa mga pageant na 'yan. Ha? May alam ako mag-organize, may experience ako diyan sa pag-organize. Ngayon, pagdating naman doon sa pag-rate, ha? Pag-rate ng mga event, pag-rate ng mga pangyayari, may alam ako, Loray. Ah, that's why very observant ako sa mga naging activity ninyo. Ngayon, kung meron akong nakita doon na hindi ako nagagandahan, ilabas ko yung opinion ko. Opinion ko yun, wala kayong magagawa. Hindi nyo ako mapiplease na magustuhan ko yung mga nakikita kong mga palpak. Ha? Mga palpak. Ah, sabi ko nga sa'yo, ah, next time, ah, tawagin nyo ako yung mag-organize. Next time, pag nagplano kayo, isama nyo ako. Ah, pag meron kayong event, ako ang mag-organize. Ah, di ba, Loray? Marami akong experience at may knowledge ako sa pag-o-organize ng mga ganyang klaseng event. That's why, alam ko mag-observe kung ano yung mga mali na nangyayari dyan. Inutil ka. Di ba? So, pasensya kayo. Hindi niyo ako mapiplease na magustuhan kung ano yung mga nakikita ko dyan sa event ninyo. Kasi sa totoo lang, linugaw talaga. Linugaw talaga ang kalalabasan. Ngayon, kung ikaw wala kang alam, kiputa ba mo? Ha? Kung ikaw wala kang alam sa pag-organize ng mga ganyang event, kiputa ba mo? Oh, 'di ba? Si Loray na bastos ng bobo, di ba? Laman ang bunganga niya, sige salita, bastos lang si babae, di ba? Sige Loray, tagam ka talaga. Ano pinalaman niya? Timoy ka Loray, di ba? Nakakahiya ka Loray, kaya mong mag-rebat na ang bunganga mong puno ng pagkain. Bobo talaga, tanga at inutil ka Loray, sabi ni Maring Emski, di ba? Ayaw ko bastos eh. Kiputa sungan mo, kiputa ba mo, pati. Ha? Loray? Ha? Remember?
Ah, remember? Naging SK chairman ako. Ah, naging daycare worker ako. Naging barangay kagawad ako, committee on programming. Ah, committee on programming. Ah, naging kapitan ako. Ah, may knowledge ako about sa pagja-judge at about sa pag-o-organize ng ganyang mga klaseng event. Ah, inutil ka. Kaya alam ko mag-observe kung ano yung mga kapalpakan dyan sa event ninyo. So ngayon, dahil may alam ako, at the same time, reactor ako dito at buzzers ng Team Abot Kamay, natural ilabas ko kung ano yung mga observation ko. Natural ilabas ko kung ano yung mga opinion ko at reaction ko. Boba! Ah, ngayon, kung hindi nyo matanggap yon, well, sorry. Kasi dito sa social media, once na nakapublic lahat ng mga activity nyo dyan, ah, lahat ng tao, kahit sino, may karapatan na ilabas ang kanilang mga observation at yung kanilang opinion about dyan sa nakikita nila. Inutil! Inutil ka talaga. Aba, mga karay, apa ni Loray, Loray, tipok again. Ha? Hindi ako dito nagwawalwal lang na wala akong alam, wala akong idea, wala akong experience. Inutil ka. Kaya nga marami ako na isi-share about sa leadership dyan sa founder nyo. Kasi inutil yung founder nyo. Wala naman talagang alam-alam yan about sa leadership. Umupo lang yan na para kunwari founder lang siya. But in terms of leadership, wala talagang alam yan. Pasalamat kayo. Pasalamat kayo dahil sa kakawalwal ko dito, marami kayong idea na nalaman, which is na-a-apply nyo na ngayon dyan sa Team Abot Kamay organization nyo. Pasalamat kayo, mga inutil kayo. Bakit ikaw, Loray, Loray? Anong na-contribute mo sa Team Abot Kamay mula nang pumasok ka dyan? Ha? May na-contribute ka ba? Wala. Puro kaguluhan, puro katismisan ang naibigay mo dyan sa Team Abot Kamay. Inutil ka. Hindi po, tagin na naman ulay. Nabubo. Ha? Inutil ka bigla. Ano, di ba? Mami Chupi, ang patay, wala kakipot lang. Ay, kasarado na siya, Mami Lance, na ano kayo mo, kapirmigang ng ngaman. Kasarado, malasa. Na ano kayo mo, yaman. Ano? Yung sa stage na meron lang kayo, nakita ang konting kanal to. Oh, ay, anong konting kanal? Ha, anong konting kanal? Lifetime ng kanal na. Lifetime na rin po. Gaga, basa pa tong tubig sa kanal sa tubang stage nyo, get? Ha? Sa tubang sa stage nyo, get? Basa pa tong kanal. Brown pa tong kulay ng tubig niya. Inutil ka ngayon. Opinion ko yun. Ha? Kahit naman siguro kayo, yung mga kasamahan nyo pumunta dyan, sabihin, ay, may kanal. Ay, may kanal. Oh, natural. Natural opinion ng tao yung kasi nakikita niya. Talaga naman, buti sana kung walang kanal doon, sabihin nyo, kapitana, fake news ka, gawa-gawa ka ng kwento. Totoo naman ah, may kanal talaga doon, basa pa yung tubig, kulay brown na, ah. Inutil ka. Magdal-dal lang si Loray, Loray, Rodako. Ka-enjoy dito sa live mo, kapitana. Naglamig panahon sa gimbal, halabya, iyawa. Totoo naman talaga, may kanal doon sa harap ng stage. Basa-basa pa. At may isa kayong contestant na na-outbalance dahil sa sobrang liit ng venue na yon, na-outbalance, nahulog sa kanal, di po, kakabaho sa tubig to, ha? Kabaho sa tubig sa kanal. Ay, di po. Mabaho ang kanal. Mabaho pa sa bis. Yan yung katotohanan. Ha? Yan yung real talk. Ha? Eh, huwag kayo mangyabang. Buti sana ako sa mga 5-star hotel yung ginabalap yung event nyo. Tapos i-ukray-ukrayin ko lang. Baka sabihin nyo, di po. Kapitana, sa 5-star hotel namin ginanap yung event namin. Tapos ukray-ukrayin mo lang. Ha? Puga kayo. Oh, tapos na ko kao. Sige, mabirada. Pero nalalaman. Oh, kasi very observant ako. Hindi kagaya yung mga tatanga-tanga kayo. Very observant talaga ako. And minsan, may third eye pa ko. Kaya yung mga hindi nyo nakikita, nakikita ko. Ha? Very observant talaga ako. At may third eye pa ako. Kaya minsan, nagtataka na lang kayo. Yung mga hindi nyo nakikita, nakikita ko dyan sa community ninyo. Lagi pa nag... Ay, ang basa.
Di ba? Parang hotel ka, ano, kinahambal ni Banang nagpag-spits niya, di ba? Mm. Nasa ara si Sas, nanya nalunod sa kanal? Ha? Ah, nahulugan pala kayo na. Matuloy. Tapos pinadamo pa talaga kay Naruto pa, yung damit ni ano. Ay, yun talaga eh. Bonjing talaga yung kita ko na sa suot niya. Ha, mantakin mo. Ha, pageant yun. Tapos yung suot niya parang bonjing ngayon. Yung feeling sexy siya na sa damit niya. Sorry siya. Opinion ko lang naman yun. Masama ba maglabas ng opinion? O pag hindi ko nilabas yung opinion ko, baka pumutok yung dunghan ko. Ha? Base maputok yung dunghan ko kung hindi ko pag ilabas yung opinion ko. Well, opinion ko yun. Ha? Nasabi ko, ha? Parang bonjing sa suot mo kasi, di ba? Opinion ko yun. Ngayon ko nagandahan kayo din sa suot niya. Hindi, promote nyo na maganda yun. Ha? Pero opinion ko yun. So what's wrong with my opinion? Ha? Monkey yun. Monkey si Monkey Do. Oh. Ang peg ng tag, gaya-gaya sila sa isa't isa na di niisip ang kalalabasan kung makakabuti or makakasama ang pinagsasabi. Hmm. Di ba? O kagaya nito, nagbigay ng bas-bas yung founder nyo. Sige, mag-ribat na kayo. Balaurain nyo yan, ribatan nyo yan. Hindi ba iniisip ng founder mo? Oh my God, nasa charity organization tayo. Nasa humanitarian works tayo. Diba? Dapat i-promote natin kung gaano tayo ka matulungin sa mga kababayan natin. Dapat i-promote natin, ha? Diba? May mga institution tayong tinutulungan. Dapat i-promote natin, diba? Na ang Team Abot Kamay ay para sa pagtulong, hindi para sa pagbabalahura at makipagribatan. O, diba? Iniisip ba ng founder? Na hindi. Na hindi. Diba? Kasi inu-hotel kayong lahat dyan. Hmm. Mahal talent pinisas na. O, diba? Tipid sila. Diba? Halakalo dyan, Luray. Una-una ka kasi kontrahala si Banang, ha? Hindi lang taga-Ibaras. Ha? Di puga? Naga-ilonggob ako dito, Luray. Pag nag-crayaan ako, di puga. Kaganyan, maihi. Kaganyan sa panty. Mag-crayaan ako dyan. Hmm. Ha? Kahaoon si Anabel, Anabel. At sino pa yung nakamaak sa loob duck house, parang ayaw ata ng amoy ng founder nila, baka yucks, di ba? Mm. Stanley the Great, hey ma'am, what's the agenda here? Oh, we have a random agenda here. We have a lots of agenda here. Mm. Ni Jeff, eh tama naman yung sabi yung bata, hindi siya yung bida yung gabi na yun. Oh yes! Ah, walang problema sa bida siya or hindi. Walang problema mag-gown siya or mag-brief siya or mag-panty siya dyan. That's my reaction and my opinion based doon sa nakikita ko sa kanya. Since isa siyang public figure, natural lang yon na magkakaroon ng reaction, buzzers at commentators, yung mga nakikita sa kanya. Ay, opinion ko yon. Ay, karon, di puga ka mo. Luray-luray, pungoy, ukaukoy na lababaho ang kanal. Hmm? Di ba? Kung punain ko man yung tsinelas niya, punain ko man yung kulay ng damit niya, punain ko man yung pula ng lips niya, natural lang yun because nasa social media tayo. Ha? Nakapublic lahat ng galawan nyo, natural lang yun, mapupuna yun. Ha? That's part of promotion also. Ha? Sabi ko nga sa inyo, bad or good publicity is still publicity. May hotel ka mo talaga, bata pa ba yan si Jess Chubog? Oo. Marunong nagmawa ng bata, may bata na nga yan. Ha? Inahanap nga niya yung bata niya kung nasaan kasi ayaw ibigay sa kanya. Ha? Kasi nga bukod niya sa inutil palamunin, irresponsible. O, di ba? O, Del, nasa tumpada na yan ngayon. Base may bata na guro, oray, hindi kay bata pa. Mm, di ba? Base may bata na. O, base may bata na. Mm. Gusto nyo, halongkatin natin? Ha? Karay, ang nagaguro mo, kanami. O, di ba? Kanami, madian na salita. Mm. Tuloy. Di ba? Mm. Lahat na lang, buti na nga lang, buti pa. Ano? Hindi nyo pinakano, yung pagtain ng nila dyan sa takaw, hindi nyo pinakikialaman. Ay, gusto mo pang ilaman ko? Game ako dyan.
game ako dyan. Oh, bakit? Marami ba nakakalat dyan? Marami ba nakakalat dyan? Kung hindi ka ba naman tatanga-tanga na rin oray, kumakain ka dyan, lumalamon ka dyan, kung ano-anong pinagsasabi mo. Inutil ka talaga. Kung nakikita niya siguro, pati yung i-ano nyo, pakikialaman ninyo, nakukulat ninyo. Ganun naman, kayo dyan, di ba? Gusto mo punain ko? Dare me! Ha? Gusto mo punain ko? Dare me! Ano? Lamon pa more. Kung talagang hindi maganda ang pamamalakad dito sa Team Abot Kamay, ha? Bakit nanatili pa rin? Nanatili? Kasi nga, mga inutil kayo dyan. Hindi talaga maganda ang pamamalakad dyan. Si AS26 na mismo nagpapatunay na hindi maganda ang pamamalakad dyan. Luray-luray, inutil ka. Hindi pa rin ang mga nandito. Aba, iwan ko sa inyo kung bakit nandyan pa rin kayo. Ha? Tanungin niyo yung mga sarili niyo, bakit nandito pa rin kami despite sa mga pagpapatunay ni AS26 na hindi talaga maganda ang pamamalakad yan. Tanungin yung sarili niyo, mga inutil ka. Mama Risa Kiautin, adto na tupada, waray na kwarta, ha? Kaya may mahulog na sa kanal, nagtitipid na, wala na wawart, di ba? Sabi ni Ma'am Dimedel. Para aso ang ginapangita mo din na. Pero sa sponsor namin dito, kung hindi maganda ang pamamalakad, bakit nandito pa rin sila? Sige nga. Eh, mamalay ko sa inyo. Tanungin yung sarili nyo. Tanungin yung sarili nyo bakit nandyan pa rin kayo. Ha? Kasi based doon sa sinasabi ni AS26, nung tumira sa dyan ang dalawang linggo sa Team Abot Kamay, siya mismo nagpapatunay na hindi maganda ang pamamalakad dyan at may mali talagang sistema dyan. Ha? Kaya nga nag-decide dati yan, umayas dyan eh, mag-tra-traidor. Kasi mali talaga yung pamamalakad dyan. Ha? Kaya Luray, huwag ka na mag-ano, huwag ka na mag-insist. Kaya nga siguro, kaya kasi lang yung ano nyo, yung team ninyo, di ba? Ano? Watak-watak na kayo dyan. Oh, really? Really? Oh, kaya pala, ang dami lumayas sa inyo dyan. Ha? Kaya pala, ang dami lumayas sa inyo dyan. Di ba? Kasi kami dito, pag may mga supporters na gusto na manahimik, mag-silent supporter, wala kayong mula silang maririnig sa amin dito. Ha? Hindi kami nanunumbat, hindi kami na mapalaura. Unlike sa inyo dyan, pag umalis na yung mga supporters nyo, pag umalis na yung mga sponsors nyo, binabalahura ninyo. Ganyan kayo mga inutil kayo dyan. Ha? Ano? Mas Raya, ready ka na? Mag-comment ka dito kung ready ka na. Sabihin mo, ipinaglalaban nyo yung ano, yung pamamalakad din. Yes! Correct! Yun yung pinaglalaban namin. Yung mga maling sistema nyo dyan, na kung tutuusin ngayon, Luray-Luray, kung naobserbaran mo, ha? Ay, ano nyo na? Natututo kayo. Natututo kayo sa araw-araw na pagwalwal namin dito. Natututo kayo, aminin mo sa hindi, Luray-Luray. Hindi magagawa pa mamamalakad na. Hindi talaga! Hindi talaga, tanungin mo yan si AS26, hindi talaga. Sino watak-watak ko, Luray-Luray? Buo kami, walang nahulog sa kanal. Abot kamay? Di ba? Everyone has the right to freedom of opinion, sabi ni Ma'am Apple. O, Luray-Luray. Kayo makundiktahan na mag-concentrate na lang ko sa trabaho ko dito. Inutil ka. Compare mo naman yung trabaho mo sa trabaho ko. Kaya meron ka na ano mamaya? Ano? Katatang mail. Oo. Yan naman ang gusto mo, di ba? Oo, oo. Yan talaga gusto ko. Sa amin ang mga vlogger dito eh. Ano? Gusto mo? Ay, parang hindi pa kita na thumbnail, no? Luray, gusto mo yung thumbnail kita? Yung nakamama ka na yung ngipin mo may DC1, DC2? Gusto mo ma-thumbnail? Pagbigyan kita mamaya. Kapag nakalive ako rin mamaya, ikaw ang thumbnail ko, ha? Madali naman akong kausap. Siyempre, nasaktan kami sa mga ano yung tao sa'yo, yung ginawa mo dyan sa bata. Ay, siyempre! Ha? Deserve niyang masaktan! Deserve niyang masaktan! Di ba? Kaya minsan sa buhay, kailangan nating mauntog para magising tayo sa mga bagay-bagay na mga maling ginagawa natin at itama natin yon. Minsan, kailangan nating madapa para matuto tayong bumangon at lumaban sa buhay. Ngayon, kung nasaktan niya ang dyan sa bug ninyo, well, gawin niya ang ano yan, gawin niya ang motivation, ha, para matuto siya. Na huwag siyang basta-basta, huwag siyang basta-basta sasabak sa mga bagay-bagay, ha, na hindi niya kaya. At huwag niyang isiksik yung sarili niya
Ha? Kung hindi naman siya kasali, inutil ka. Inutil ka talaga. Palamunin ka talaga dyan. Wala kang silbi. Wala naman siyang pinangalanan. Oh, bakit? Pinangalanan ko ba kagabi? Noong nag-live ako, pinangalanan ko ba siya? Hindi. Sabi ko, baklang sabog. O ngayon, kung natamaan siya doon at kiniklaim na siya yon, problema na niya yon. Ha? Dahil hindi naman niya ako pinangalanan doon sa sinabi niya, hindi ko rin pinangalanan yung live ko kagabi. Ha? Baklang sabog. Ha? Inutil, palamunin na baklang sabog. Diba? O ngayon, kiniklaim niya na siya yon. Eh, di problema na niya yon. Ha? Problema na niya yon. Naraman ka, ano, natamaan ka? Wala! Paano ako natamaan? Ha? Kung natamaan ako, hindi sana hindi kayo nagwalwal. Sana hindi kayo apektado. Ha? Pero sa totoo lang, kayo ang natamaan. Di ba? Kayo ang natamaan. Oh, saan na tayo? Ay, wawa naman yung founder nyo. Oy, oy, oy! Lamon ka ng lamon yan. Bunganga ng founder mo. Oh, yan no? Ay, di po ka. Gutom na gutom. Ah, tapos na yung kay Lorel Oray. Bakit ito na yung naging karugtong niya? Mahinggan mo nga ito. Tanda nila. Ah, maiksi na ba yung live ni Lorel Oray? Kasi nga, wala pang 1 hour yun. Eto na naman po. Bipuja yung lahat. No. Eto na naman po. I-founder. Mag-a-update po ako sa kaganapan kanina. Doon sa tinulungan natin na ano na ano tag, ano sa mga estudyante na institution na natin na tinutulungan. Ah, si Mars Raya, mag-content yan mamaya kasi hindi ko na panood yan eh. Mag-a-update po ako tayo po ay binigyan rin ng recognition ng kanilang school. Private school ba yan or public school, Mas Raya? Napanood mo yan? Ayan po, ayan. Sobrang saya. Ay, founder! Kasi, nakita. Founder, prituhin mo yung certificate mo. Prituhin mo, lamunin mo. Ha? Bakit? Ngayon ka na nakatanggap ng certificate at the age of what? At the age of 67? Ha? Ngayon ka na nakatanggap ng certificate? Prituhin mo, ha? Tapos kainin mo, masarap yan. Nila kung gaano naman sila napasaya natin sa ating ginawa, pagtulong sa mga estudyante na nangangailangan talaga dahil napakatatalino, kailangan lang talaga may mag-suporta. Kaya thank you sa Top Japan dahil sa inyo nakakatulong tayo sa mga estudyante sa San Francisco High School para San Francisco High School. Naod lang ako. Ano yan? Private school yun or public school? Nasuportahan namin ang pag-aaral ng mga batang may kakayahan talagang mag-aaral. Diba? Kaya napakaganda po nung sinukli naman, binigay ko yung pera. Ah, ulit-ulit. Sabi ko naman ang iniwan sa atin. Diba, ang ganda. Tinulungan natin kanina siya. Ganda ng certificate mo. Ilaga mo yan, gainin mo. Binigyan natin yung isang taon na gastusin sa kanilang pag-aaral at tayo po ay sobrang saya. Wala ka namang ambang doon? Nabanang? Wala ka namang ambang doon? Galing naman lahat sa sponsor yung binigay mo noon na ano na scholarship. Diba? Wala ka namang ambang doon? Ah, galing lahat yun sa sponsor. Dalawang taon na tayong nagpapaaral sa mga estudyante sa Tanzania. High school na. Tumutulong ka dyan sa mga nag-aaral. Yung mga apo mo, anak ni Aurora, bata-bata pa, nagsiasawa na. Ba't di mo pinaaral yan? Ha? Ba't di mo pinaaral yung mga apo mo? Maaga pa, nagsiasawa na. Tapos tumutulong ka sa iba para mapag-aaral. Napili natin na talaga namang mga matatalino kailangan lang talaga ay may mag-suporta sa kanilang pag-aaral. Tapos? Yan po ay isa sa mga ano, sa mga plano ngayon. Isa sa mga ano ngayon. Oo, mga 68 na yan, mga nakalight up.
dito sa ating one week celebration ng Taco Community. Kaya thank you. Wala ba na? Boring. Boring yung life mo. Ha? Wala na. So yan na guys, yung ribat natin kay Arlene Acuray. So abangan natin, sino naka-live ngayon? Wait lang, yun na natin. Diba napunta na lang. Mars Leia, tapos ka na. Sige na, mag-set up ka na para lipat sila sa'yo. Ikaw pa lang to, Roray, ha? Gusto nyo ng ribatan? Okay, isa-isahin natin. Kung sino yung next na magla-live, ha? Siya naman yung ribatan natin mamaya. Ha? Ano ba yan? Sarili mo dugo, hindi mo paaral, sobra naman ang ugali. Di ba? Nagyayabang ka na meron kayong institusyon, pinapaaral yung ibang tao, pero yung mga apo mo, bata-bata pa, nang siya asawa na, ba't di mo pinaaral yan? Ha? Si Timmy Basil nag-live. Lance Wilson na Torbong Rebellia. Tatlo viewers niya. Di ba, Timmy Basil? Pag hindi ka mag-rebat dito, wala talaga. Wala ka talagang kikitain dyan. Ay, naku, sabihin niyo bakit puro na lang tak, puro na tak, puro revenue. Sa totoo lang. Tingnan nyo, pag hindi kayo nag-content sa TAC, di ba wala rin kayong revenue? Ha? Huwag kayong huwag tayong ipokrita dito. Bakit ka pa nag-YouTube? Ayaw mo palang kumita. Di ba? Inutil ka. Bakit ka nag-YouTube? Kung ayaw mo ng views and revenue, ayaw mo ng kita. Good afternoon, Ihais, buong team, Birador, Tamsakdan, Mami Susan, mega love shout out. Di ba? Wala pa may nag-live. Antok pa sila, antok pa. Diba? So, hintayin natin. Ha? Si Jess Abog ang pag-aralin nyo para may pakinabang. Oo, pag-aralin nyo yan. Kung saan sa akin nakarating na institusyon, ha? Yung Jess Abog nyo, pag-aralin nyo. Notes kayo notes. Diba? Hintayin natin guys si Mars Leia. Yan, lipat tayo kay Mars Leia. Sino pa yung mga pwedeng ribatan dito? Wait lang. La 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 la. Ano space si Banang kagabi? Hindi ko alam yung space si Banang kagabi. Pagkaya natin space niya. Thank you so much po. Bilang founder ng Team Abu Kamay, sobra po ako nagpapasalamat sa mga sumusuporta, mga silent supporters, at mga members ng ta community supporters, big and small na sponsor na napaka-generous po. Maraming salamat. Yes, thank you! Salamat, salamat! Sa dalawang taon na, dahil dalawang taon na po ang aking community, ito po ay nilang na 15 years. Buhay pa pa. Buhay pa kaya ako yan. Kaya dalawang taon pa lang tayo. Pero sana magtagal pa ang buhay ko para sa... Oo, matagal pa ang buhay mo, Banang. Kasi ang masamang damo, matagal na matay. Pagkita ko ay mawala. Huwag naman mo ngayon. Magkakayang pa ako. Napakahirap kukunin sa
Oo, napakahirap talaga kunin ng tiwala sa tao, Banang. Kaya nga, ang daming mga big sponsors mo ang lumaya sa'yo dyan kasi nawala ng tiwala sa'yo. Hmm. Tiwala kaya. Ayoko po sayangin yun. Oo, sinayang mo na. Sinayang mo na. Napakarami na. Ang dami mong sinayang na sponsor. Ang dami mong sinayang na supporters. Ang dami mong sinayang na kapirahan. Aba nang, ang dami mo na sinayang. Ha? It's too late. Ha? It's too late. Ang dami mo na sinayang na mga tiwala ng mga big sponsors. Ang dami mo na sinayang na mga kapirahan sa Team Abot Kamay. Ha? Kaya mo sabihin, ayaw kong sirain, ayaw kong sayangin ang tiwala dahil huli na ang lahat. Ang dami mo na sinayang. Ay, dahil parang ito para makasaya ko sa kayo lahat. Dahil ko kayo maging kapatid. Nasa kapila ng ating ginagawang kabutihan, hindi tayo ibinabasa. Dahil sa kabila nang ginagawa mong kabutihan sa harap ng kamera, ang dami mo ning ginagawang katarantaduhan sa likod ng kamera. Hinilip na sinisiraan si Paute. Hindi lang kami ang naninira dito, mismo yung mga kasamahan mo dyan ang mismo naninira, ha, sa community ninyo. Ha? Ah, yes! Di ba? Yes po yan, Ang Ranyak. Yung pag-thumbnail niya doon na 2020, na ginawa niyang kunwari joke-joke yung pag-thumbnail ng 2020, pero, totoong Gcash niya ang nilapag niya doon. So, ibig sabihin, gutom talaga siya sa pera, di ba? Kap, yung kay Miss As, ang thumbnail niya na may 2020, ano ang masasabi mo doon sa live? Kasi, ang pakiramdam ko nung nag-represent si As, forgot, parang hesitant si Madam, yes, di ba? Totoo yun. Kasi sa totoo lang, ha? Binabayaran ka naman talaga as 26, pinapadalhan ka through Gcash. Ngayon, yung sabi ko na hindi ka mukhang 100, pang 20-20 ka lang, ginamit mo yung 20-20 na yon, ha, para kunwari, joke-joke, pero ang totoo niyan, napakinabangan mo kasi nagbaba ka talaga ng Gcash mo. Diba? Totoo lang. Hindi nyo maamin? Hindi nyo maamin? Diba? Wala namang problema. Aminin mo na, ha, kasi napakinabangan mo naman. Ano, kontento kayo? Ano na? Sige pa kayo, ha? Mirisi kayo. Tuloy ba na? Sa kabila ng paninira sa Team Abot Kamay, sa totoo lang, kayo mismo ang sumisira ng community ninyo kasi kayo mismo ang nagtratraidiuran at nagsisiraan dyan. Kaya huwag nyong i-blame dito sa mga buzzers or sa mga kritiko ninyo. Ngayon, hotel. Tuloy. Nagbubudol ka talaga. Ano nangyari doon sa sobre ni Ma'am Marcela Bersonda na dalawang sobre na kinupit mo, ha? Kung hindi ka pa binuking ni Clarissa Martino na nilagay sa bag mo, thank you na lang yon, ha? Binudol mo talaga, plano mo talagang budulin yon. Ano sabi mo? Yung sobre na yon galing yon sa barangay at sa principal na nag pumapayag sila na gabitin yung venue. Pero nilaman ang sobre na yon, 30,000 sa isang sobre at dollars yung sa isang sobre. Ha? Plano mo talagang budulin yon kasi swete ka. Ha? Yung para doon sa bill ni JC Antonio na mahigit 100,000 ang nakolekta mo, 45,000 lang ang binayad mo doon dahil nag-motion to reduce bail ka. Hanggang ngayon, hindi mo pa nabigyan ng paliwanag yon kung saan napunta yon. Kaya huwag ka magyabang dyan. Ha? Huwag ka magyabang dyan. Yung mga reporters mo, mga bastos,
ha, na mga walang good manners and left conduct, alam nila nagsasalita ka dyan, nakipagkontesan sila sa kakaingay, mga bastos. Ang masasabi ko sa event niyo, linugaw. Ha? Linugaw. Sumihin pa kayo, makamir pa kayo, kaibintay. Oo, hintayin mo lang. Ha? Marami kami masisilip dyan. Hintayin nyo lang. Ha? Inaantok pa yung iba. Bastos, di ba? Bastos ka na klase ng founder. Binigyan ka ng pagkakataon na magsalita dyan, inspirational message galing sa isang founder para ikwento kung ano yung mga naging achievement nyo sa 2 taon at kung ano pa yung mga plano ninyo para sa mga susunod na mga taon at magpasalamat sa mga taong sumusuporta dyan. Pero kabastusan yung mga pinagsasabi mo dyan. Ha? Inutil ka talagang founder ka. Puro kabastusan, di ba? O, paano kayo gagalang? Ha? Pinalitsun ko na sila. Ang gagal na maabang sa lechon. At ay hindi nga pala sa lahat ng reporter, yung maki. At lalo na yan ako, napunukong ka pala. Kung bakit nagyari ito, ay sige, anak. Thank you so much. Nagkapan. Oo, magising ka na isang araw. Si Alin Sigeta na yung presidente dyan. Mabalbalang Ismaya, Alin Sisto Bakle, Amang Jaune, Amang Yunita Cruz, Amang Kanyang Gonzale. Oo, o diba? Pati yung host nang sabi, sana tumagal na siya. Ha? Ano ang pinakilala? Si Jess Sabog. Ano sabi ng dalawang MC? Sana tumagal na siya. O, di ba? Wait lang, hindi nga tayo. Di ba? Wait lang. Oh, Master Rhea, ready ka na? Pahinga muna ako. Oh my God. 3.5 hours na ako. Walang manners. Pareha sila walang manners. Nag-uunahan sa pagsasalita. Parang mga sasabungan. Oo nga. Diba? What do you expect sa mga lugar na ganyan? Diba? Kahit tayo, probinsyano tayo, kahit sa bukid tayo nakatira, pero pagdating naman sa pag-uugali, di ba? Pagdating naman sa di ba? Sa mga good manners na 'yan, di ba? Sa mga etiquette na 'yan. Eh minsan is mas mabuti pa tayo, di ba? Walang galang sa founder nila, tulad na rin naman ang founder sa mga Alipores niya at sa supporters niya, di ba? Mana-mana lang talaga. Totoo ka diyan, Ma'am Prania. So what do you expect? You want to earn respect, from us? Do you want to earn respect from us? So yan guys, no? Master Rhea, sige na, ready ka na. Maluoy ka, maawa ka. Indian Garo Vlog, may galap shout out sa iyo, Indian Garo Vlog. Thank you so much for coming. Nagwa-black and white na yung phone ko kasi maglulubat na talaga siya guys. Although na naka-charge siya pero for ano na lang 4% na lang talaga. Ano Mars Rhea, ready na? Ayan guys, lipat tayo kay Mars Rhea guys. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa 3.5 hours. Wow, grabe. O, sasakit na naman yung tiyan ni Loray. Sabihin nga ni po, gaga ni Ice, 3 oras kalahati.
natin yung live mo. Hindi mo man lang ginawa na 2 oras lang. Ha? Tapos pag nag-live ako, nag-live ako na madaling araw, sabihin niya, hindi mo lang pinaumaga bago ka mag-live. Di ba? Ingit na ingit ka, Luray-Luray. Wawa ka naman, Luray-Luray. Pumunta ka dito sa Hong Kong, ha? Ha? Ingit ka sa sweldo dito, pumunta ka sa Hong Kong, pero malas mo kasi hindi lahat ng mga taga-Hong Kong. Eh, galing eh. Ha? Marami pa din mga amo dito na basic pa rin yung mga sinasahod nila sa mga helper nila. Ha? Swerte mo lang talaga kung makakita ka ng amo na galante at mabait. Ha? Luray-Luray, kaya huwag kang maingit. Magbigti ka na lang dyan, in-hotel ka. At mag-live ko na rin anytime na gusto mo, wala akong pakialam sa'yo. Wala akong pakialaman, trip-trip lang, sabi ni S26, di ba? Bobo ka. So, thank you so much. Ayan, ingat po tayong guys. Ayan, happy Sunday everyone. God bless. Bye-bye. Love you all. Wait lang. Ayan, bye-bye guys. Bye-bye, Ma'am Franyap. Thank you, Ma'am Dumedel. Thank you, thank you.